Si Tape, huwag ka nang papagabi. Ayaw ka tuloy payagan na anak mo pag Sunday. May curfew ba? Minor pa si Tita. May curfew. Iniingatan lang. Oo, siyempre. Love sa love sa ating si Tite. Tita Fe, sige po habang iniintay natin yung iba. Pangunahan nyo na kami, Tita Fe, sa panalangin. Okay. Dear Heavenly Father, we praise you and thank you, Lord God, for another opportunity to learn of you through your word. We ask, O Lord, that you bless and anoint your word. Divided unto us, O Lord, by our Pastor Jeff, bless every moment of our discussion tonight so that we may receive blessings, O God, materially, physically, Lord, in every area of our lives. We thank you, God, for your presence and for anointing and every word, O God. Thank you for this time together. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, meron po akong tanong sa inyo. Unahin kong tanongin si Sister Pepot. Sister Pepot, nung lumalaki po kayo, ano po ang pagkakaintindi nyo bakit kailangan nyo pumunta sa simbahan? Habang lumalaki, kasi pastor nung habang lumalaki, siyempre, nung elementary high school, obligado tayo sa eskwela eh. Kasi under, yeah, under kami sa madre. So, oh, kailangan. Pag absent ka ng Sunday, may sermon ka pagdating ng Monday. Habang lumalaki, ganun lang yun. Wala kang lusot, ano? May sermon na yung pare, may sermon pa. Hindi ka pati. Pati, maano pa, may negative, ano, minus point ka pa sa religion class. Mm-hmm. Sa religion chair. Obligado eh. Pagka so, nga hindi ka ano yung nakaputi? Ano yung nakaputi yung tawag doon? Nakabelo. Hindi, yung nakaputi. Ang, yung, di ba pag nagsisim ba sa mga madre, nakaputi kami lahat, nakagayla. Communion? Ganun. Communion? Hindi, hindi. Basta pag kusimba ka ng Sunday, kailangan naka-white ka. Oh, white. Pero hindi ko alam po, yun ah. Oo, yun. Sa mga private school, ganun eh. Pag hindi ka nakaganun, may sermon ka rin. Nakagala kayo. Gala uniform. O, nakagala. Gala. Parang gano'n. So, lumaki po kayo, Katoliko? Opo. Sa under, ano kami, mga Antonian, sa Madre, tsaka Pare, puro Madre, Pare. Ganun. Saan pong lugar yan? Saan pong... Sa Singalong, Pasto. Sa St. Anthony School. Oo, oh, okay, okay, okay. St. Anthony. So, Singalong, Singalong, Manila. So, alam pa namin, Paco Catholic School. So by default, kumbaga, no choice, no, pinanganak ka na Christian, Christian yung parents mo, Christian ka. Kung Muslim yung parents mo, Muslim ka. So by default, Katoliko kayo. So nagsisimba kayo every Sunday? Every Sunday yun, obligado yun. Obligado, oo. Oo. So nung lumalaki kayo, naririnig niyo na yung tungkol sa ibang mga religions, no? Particularly sa mga Christians. Halimbawa, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, Mormons. Hindi pa ako aware, Pastor. Ang alam ko lang, Iglesia. Kasi mga auntie ko, Iglesia. Mother ko, Iglesia dati. Nagpunta sa Catholic. So, nung umaten po kayo sa simbahan, ano po yung benefit ninyo? Ba't kayo, nung pag umaten kayo? Ano sa palagay niyo yung alam benefit? Alam mo, Pastor, lumalaki ako hanggang college yata yun. Pakiramdam ko, nagsinungaling ka lang ng kahit little thing sa parents mo para bang hindi ka pwede mag-communion. Diba ganun sa Catholic? Hindi ka na pwede. Ganun ba? Mag-confession muna. Confession ha? Muna. Confession muna. Mag-confession ka muna. Oo, hindi po pwede yun. Hindi ka pwede mag-confession pagka kahit na sumagot ka lang sa magulang mo, kailangan i-confess mo yun. Mga ganun. Yeah. Ay, actually, grabe pala. Yeah, this is very new. This is very new kay Tita Fe kasi Tita Fe was born in a Christian family. Protestant na sila. Hindi sila Katoliko. Oh. At saka, Pastor, galit ako sa mga Protestant kasi sabi nila,
maganda talaga. Honestly, hindi ako doon sa parang inlag ako sa mga Protestant kasi yes, sabi nila wala true. Daw yung mga santo-santo sila, ganyan. Yeah. Parehas pala tayo ng feeling kasi nung elementary ako, may mga kaklase akong Protestant. Medyo ilag ako sa kanila. For some reason. Ano. Hindi naman ako practicing Catholic. By default lang din ako Katoliko. Pero parang madami ako naririnig na masasamang bagay tungkol sa kanila. Tapos minsan, inimbita ako ng kaklase ko, naalala ko pa yung pangalan niya, Peter Paul Presbitero. Elementary kami noon. Ang tatay niya ay pastor. So nagulat ako noon nalaman ko. So pagdating namin sa bahay nila, kinakain nila kami ng yung tinapay na merong peanut butter. Tapos ang saya-saya ko kasi parang napaka-welcoming nila. Ang bait nila eh. Pero nung nalaman kong Protestant sila at hindi sila Katoliko, dahil nung nag-pray, hindi sila nag-sa sign of the cross. Parang nailang ako. Parang ganun din yung feeling ko katulad nyo sa inyo. Kasi parang meron akong bad impression sa mga Protestants na... Kasi from the word itself, Protestant ba to? Yeah. Rebelde ba to? Mutineer? Insurgent ba to mga to? Di ba? There's, Pastor, there's only one thing that the Christians like to protest against and that yes. is sin. Yes. Hindi tao. Kayo, Sister Amy, nung pinanganak kayo, kayo ba ay Katoliko, Iglesia? Sa kayo nagsisimba noon? Katoliko din. Katoliko rin. So anong background niyo na nagsisimba kayo? Mga bata kayo? Linggo-linggo ba nagsisimba kayo? Kasi kami hindi kami nagsisimba eh. Pero Katoliko kami. Pero hindi kami nagsisimba. Bali, nagsisimba kasi obliged kami ng pera ng magsimba eh. Yun, parang ang laking kasalanan. Anong sin na yun? Kalimutan ko na kung anong klaseng sin. Kapag hindi ka nagsimba, nagko-commit ka ng at ikaw sin of omission? Baka yung sa ano, yung sa sabat. Oo, yung ganun. Hindi ka nag-observe ng sabat, parang ganun. Takot sa magulang, takot sa Diyos din. Kailan po kayo nakakilala sa Diyos? Naging Christian? Trabaho na ako. Trabaho na. Pero nung nakilala ko nung minsan, nung, parang high school pa lang ako. Naka-attend ako ng isang Protestant na church. Parang nagustuhan ko yung ano nila. Nagustuhan ko yung way ng pag-worship nila. Yeah. Saka yung mga nagbasa ng Bible. Parang sabi ko parang kakaiba ito kaysa sa Katoliko na paulit-ulit lang yung yung dasal. Yung yun, parang tumatak na sa akin na parang gusto ko itong klase ng ng pagsasamba. Tsaka magkakilala, no? Kasi sa Katoliko, sobrang laki. Pero ang tagal pa, bago ako na-convert. Tagal na. Matagal pa after nung nagtatrabaho na kami. Oo. Nag-nonovena pa nga kami sa Baclaran eh. Every Wednesday ba yun? Wednesday, oo. Nung nasa Manila na ako. Nag-nonovena pa kami. Friday, Quiapo. Hindi kami nag-Quiapo. Doon lang sa Baclaran. Paluhod-luhod pa doon sa paluhod sa altar. Tas nasaw-saw doon sa sa holy water, di ba? Holy water. Ngayon ko nga lang na-realize sa dami ng sumaw-saw madumi na pala ang tubig na 'yon. Hindi na holy kasi madumi na madami ng sumaw-saw, no. Anyway, ihuli natin si Tita Fe kasi interesting yung kay Tita Fe. Siya lang yung kakaiba sa atin eh. Ayan, ikaw Pastor Tin, tinatanong kasi namin, nag-share kanina si Sister Pepo at saka si Sister Amy.
patungkol doon sa pinagsimulan nila, paano nila naintindihan yung simbahan, kailan sila una nagsimba, saan sila nagsimba, ano yung religion nila dati. Sabi nila Katoliko sila parehas. Ikaw, anong experience mo? Yung unang experience mo sa simbahan, anong unang experience mo? Kami po ano din eh, born and raised sa Catholic din po. Oo. So, ever since nung bata pa ako, naalala ko parang grade 1 pa lang ata ako noon, kumakanta na ako sa simbahan. Okay. So, hanggang sa paglaki, ganyan, talagang batang simbahan ako. Mm-hmm. Tapos, ayun, hanggang sa, pagpunta namin dito, nakapag 2 years pa ako ng college sa Pilipinas. Tapos pagpunta namin dito, mga a few years pa, nasa Catholic pa rin kami. Kumakanta rin ako sa iba't ibang simbahan ng Katoliko. Tapos there was this one time, nung naalala ko nung kumakanta ako doon sa isang church, napatanong ako kay Lord, like, sabi ko, Lord, hanggang dito na lang po ba ang kaya kong gawin para sa inyo? Mm-hmm. Kasi pag minsan, sa isang Sunday, nakakatatlong simbahan akong kinakantahan. Parang gano'n, mm-hmm, like sunod-sunod. Ano kinakanta mo? Yung mga sa choir, gano'n. Ah, okay. Yung mga papuri sa Diyos, ang ama na. At saka yung yung mga responsorial sa mga gano'n. Oo. Tapos, hanggang sa yun nga, nung napatanong akong gano'n, kasi parang may kulang eh. Parang hindi yun ang hinahanap-hanap po. Sa Pilipinas, nagbibisita iglesia din kami, mga ganon. So, although hindi naman ako ganon siguro kalalim. Tapos nag-aaral ka pa sa Pontifical University. The Royal Pontifical. O, diba? Bigat ng pa. Same esteem. Naka-mute po kayo. Naka-mute kayo. Go ahead, tita. Go ahead, Sister Pe. Pastor, ang yung experience si Christ, Pastora? Opo. Tigers kami lahat. Oh, anong college ka? Sa Conservatory of Music po. Music pala. Sa music. Sa Spanya. Okay. Eduk Building. Oo. Eduk Building. Sa AB ako eh. Ah, talaga? Yeah. Ano kaya, Pastor? AB Building. Sa Commerce. Sa Commerce tayo. Commerce. Pastor, ano year kayo kumraduate? Ay, bata pa po ako eh. 1996 ako eh. Dapat 94, pero... 76 kasi ako. Wala na ako. Sa USC rin kayo graduate? Oo, pero nag-work ako, Pastor, sa registrar. Registrar. Ah! Good evening, Sister Lenlen. Good evening po. Good evening po. Ganda naman na lampshade mo. Tinatanong kasi namin, Sister Lenlen, kung saan sila nagsimula. Sabi nila, sa Katoliko, ano yung unang experience sila sa simbahan. Ikaw, matanong ka namin, ano yung unang experience mo sa simbahan? Kailan ka? Paano mo naintindihan yung simbahan? Ano sa iyo ang ibig sabihin ng church? Bakit ka pumupunta? Sino nagdala sa iyo? Ano po kasi nasa public school ako sa Pilipinas. Mm-hmm. May mga madre pumupunta doon. Tapos yung first communion ko, simbahan. Inintroduce sa amin ng Catholic Church ng mga madre. Oh, so ano ka rin, Catholic school din? Nag-Catholic school, yes. So nabinyagan ka rin sa Catholic? Opo, na-compile din yung sinampal. Yes. Sinasampal ba talaga pag-compile? Oh. Totoo ba yun? Akala ko joke lang yun. Sinasampal pala hindi talaga. Naman po, hindi naman po yung malakas. Oh, bakit anong reason daw ba't sinasampal? Naku, ewan ko nga ba? Hindi na rin namin alam. Isang ginagawa. Grabe, no? Minsan madami tayong ginagawa, hindi naman natin alam ang rason, ano? Ayan, so... Ayan, tanongin naman natin si Tita Faye. Ayan, ito yung... Siya lang yung kakaiba, eh. Kasi si Tita Faye, nakwento niya sa akin, pinanganak na siya, born again Christian yung parents niya. So, Protestant na sila. So, anong denomination niya, tita?
Church of Christ in the Philippines. Oh, at Church of Christ. Kung saan, Baptist, ang, kung saan. Ang Church of Christ ay ano rin eh. Conservative, di ba po? Mm-hmm. Dito rin galing yan. Ang denomination na yan, dito rin galing ang Church of Christ. Sige po, tita, ikwento nyo, paano nyo na, ano yung church para sa inyo? Ano yung experience ninyo? Yan lang. Ang parents namin, pagka Linggo, Pastor, bibihis, nag-prepare, punta sa simbahan, tapos attend ng Sunday school. Mm-hmm. Tapos ang parents ko, meron silang duties. Tapos, pagkatapos yan, uwi. Tapos, merong daily devotion kami sa bahay, Pastor. Mm-hmm. Sa gabi, sa hapon, ganyan. Kaya, ganun lang, simple lang masyado, Pastor, ang buhay namin as Christians. Tapos, ang parents ko nagsisilbi sa Diyos habang naghahanap din buhay nila to support the family, ganyan. Mm-hmm. Tapos, Pastor po ba yung tatay niyo? Nung second year siya sa college, Pastor, Roman Catholic sila, Pastor. Roman mm-hmm. Catholic. Mm-hmm. Yung natapos yung nung nasa second year college daw siya, tinawag siya ng Diyos. Oh, tapos, pares kami ah. Nung natapos daw siya ng second year niya sa college, nag-enroll daw siya sa Union Theological Seminary sa Taft. Okay, yeah. Hanggang natapos siya doon. Tapos bumalik siya sa para matapos niya yung course niya, yung pag-aaral niya. Hanggang nakatapos niya. Ngayon, but when he went back, naghirap siya kasi naging working student siya, Pastor, dahil ayaw ng parents niya na nagbago ang religion niya. Ganyan. Mm-hmm. So, kaya naging working student siya doon. Pero he still, siya sa Diyos. Matakot siya sa Diyos. Ganyan. Kaya he obeyed right away. Ngayon, nag-pre-preach siya. Nag-manage ng Sunday school kung minsan. Kami naman, maliliit pa noon, tinadala kami sa Sunday school hanggang lumaki na kami sa young people's group, ganyan. Hanggang nagsilbi, nag-aral kami, tapos nagsilbi rin sa Diyos, ganyan. May tanong po ako para sa lahat. Ano yung pagkakaintindi nyo? Saan nagsimula yung Catholicism, no? Yung pagiging Katoliko natin noon? No, kumbaga, siyempre lumabas tayo sa mundo, oy, Katoliko ako. Pero base sa nalalaman ninyo, naintindihan nyo, napakinggan nyo, nabasa ninyo, saan galing ito? No, kumbaga, bakit natin 'to in-embrace? Bakit hindi Hinduism? Bakit hindi pagiging Muslim or pagiging Buddhist or pagiging o iba pang religion, no? Taoism, no? Bakit Catholicism, no? Ano yung sa pagkakaintindi niyo? Ano yung kumbaga kung i-refresh yung memorya niyo? Saan to galing? Bakit ito ang religion natin? So, talking about the Philippines, Pastor? Apo, tayo mga Pilipino, sa paano natin to? Kasi Western religion to eh. Ang layo natin eh. Paano tayo tsaka napansin niyo po tayo lang ang Catholic doon sa area na 'yon? Kaya hindi ba yung mga Spaniards, Pastor, dinala nila ang Roman Catholic religion sa country natin. Mm-hmm. Kaya the majority ng mga tao sa Philippines ay Roman Catholic. Mm-hmm. Yeah. So, kailan unang dumating ba itong mga Espanyol na to? 1521. Galing ha. March. Thank you. Aba, ang galing sa history. March. 1521. Alam niyo ba't alam ko yan? Ba't ko kabisado yan? Sa kanta ni Yoyoy Villami. Yoyoy! I know. March 16, 15, 21. When Magellan visited... when we visited by Magellan. Tama. Ayan.
Eh, kahit na novelty song yung mga kanta ni Yoy Villamy, eh, madami kang matututunan dun. Ha? Ay, totoo. History. History. Okay, bigyan ko kayo ng trivia. Kasi, di ba, nagsimula yung Christianismo nung, siyempre, after ni Cristo nag-ascend sa heaven, tapos lumaganap na dahil sa kanyang mga disipulo, di ba? Tapos, ang pangunahin na empire noon, yung Roman Empire. Ang Roman Empire ay binubuo ng mga European countries. Di ba? Nandiyan ang Britain, nandiyan ang Italy, nandiyan ang France, nandiyan ang Germany, so Spain, so Portugal, so madami sila, Denmark. So ngayon, itong Roman Empire na to, di ba, sila yung nagpako kay Kristo. Di ba? Kaya yung irony, ha? Sila yung nagpako kay Kristo, pero ang tawag sa atin ngayon, Roman Catholic. Di ba? So, may irony dun, di ba? So, ngayon, ito naman, dumating sa... So, kayo ba eh, nanonood ng Flores de Mayo? Iba siguro sa inyo, nagsagala pa. Di ba? Alam niyo ba ay... Tuwing May. Tuwing May. Tuwing Mayo yun. Kaya Flores de Mayo, ibig sabihin, Flower of May. Di ba? Ngayon, sineselebrate natin ng Flores de Mayo. Di ba, naalala nyo, merong Reina Elena, Imperatrice, di ba? Tapos naalala nyo yung bata, si... yan, yung anak mo, pwede ng Constantine yan. Naalala nyo yan? So yun, yung nire-represent ng Constantine na yun, ay yun yung emperor na naging Kristiyano. So, tinurn around niya, imbis na wala silang Diyos, yung Roman Empire, ang kinuha nilang Diyos ay yung Christianity. So, nagbuo sila ng isang religion. Tinawag nila itong Catholic. O kaya Roman Catholic. Bakit? Kasi ibig sabihin ng Catholic ay universal. No? Universal Church. Right. Right? So, ibig sabihin ng Catholic universal, ibig sabihin pangkalahatan. Ngayon, ito na. Noong panahon, sabi niyo, kailan dumating si Magellan? March 16, 1521, diba? Noong mga panahon na yon, noong 1500s, eh, merong isang nagngangalang Martin Luther, no, na nagpasimula ng tinatawag na Reformation. Kasi, napansin niya na bakit nanghihingi ng pera ang Catholic Church sa pangunguna ng Pope, ng Papa, para magpatayo ng katedral. Lalong-lalo na yung St. Peter's Basilica. At bumili ng mga maraming Italian arts. Okay? So nagpapatayo sila ng maraming katedral sa Rome. Kaya pansin niyo, yung mga katedral sa Rome, tourist spot yan, di ba? Pag pinupuntahan niyo. Okay. So napansin niya to, ewan ko naalala niya yung word na indulgencia. Nung siguro indulgencia. Nung history niya nung ano, no. Ito yung hinihingi na pera ng mga praile nung panahon ng Kastila na para pumunta ka sa langit. Babayaran mo penance, no? So, babayaran mo yung ano mo, yung what do you call this? Yung kaligtasan. Pabayaran mo ang iyong what do you call this, ang iyong yung kapatawaran sa kasalanan. Okay. So nung 1500s, actually same year 1521 din, si Luther ay nagrecant, no, at sinabi niya na hindi niya babawiin yung kanyang mga sinulat at sinasabi niya ang tanging kaligtasan lamang ay magmumula sa Panginoon, Panginoong Jesucristo. Kasi nung unang panahon, isinulat nila ang Biblia sa Latin na ngayon ay dead language na. Okay? Sinulat nila yung Biblia sa Latin. Ang nangyari, walang nakakaintindi kasi nakasa Latin eh. Naalala nyo ba ng panahon natin? Hindi na, English na nga, nahirapan pa tayo eh. Latin pa. Di ba? So, ang nangyari, nagkaroon ng Reformation kasi nag-protest sila. Okay? So, ano ko muna kaya? Nag-protest sila. Nag-protest. So, nung nag-protest sila, itong mga iba't ibang mga pare, no, sa pangunguna ni Martin Luther, nag-protest sila
doon sa kasalanan, tama si Tita Fe, nagprotest sila doon sa ginagawang mali ng mga praile ay ng Pope, ng Papa at saka ng Catholic Church. So tinawag silang, binansagan silang Protestant. Doon tayo nagsimula. Okay? Ngayon ang tanong, no? Kailan, anong year naman nagsimula, nakapasok ang Protestantism sa atin? Ayan. So i-ask ko kay lahat to unmute. So pwede na kayong mag-unmute. Sorry. Ayan. Hi, good evening, Sister LV. Ayan. Okay, pwede na kayong mag-unmute. Okay, so tanong ko sa inyo, kailan dumating yung Protestantism o yung faith natin sa Pilipinas? Ayan. Kung naaalala nyo. Okay, dumating si Magellan, di ba, 1521. Pero hindi tayo nasakop. Di ba? Kasi napatay ni Lapu-Lapu si Magellan. Pero binalikan tayo ng Spain sa pangunguna ni Miguel Lopez de Villalobos. Di ba? Ah, Legazpi ba? Villalobos? Legazpi. Sa Legazpi yata. Kaya may Legazpi Albay. Ngayon, ito, simula nung pagdating nila, doon na nagtanim ng mga simbahan, pininyagan na yung mga tao. No? Pero alam niyo ba, 300 long years tayo, no, sa piling ng mga Kastila. Kaya kabisado natin bumilang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ba? So, nung dumating yung mga Amerikano, actually, ang unang simbahan na pumasok na Protestant ay taong 1898. No, kung kailan tayo na-liberate yung ating freedom, no? June 12, 1898. At dito lang nagsimula yung Protestantism, no? Na maliit lang na numero. Actually ngayon, maliit pa rin na numero ng Protestantism o tinatawag ng mga Protestante or born again Christians kumpara sa 80% na Katoliko ng mga Pilipino. At isang ang katunayan ay lahat tayo ay pinanganak na Katoliko except for Tita Fe. Ayan, tanongin natin si Tita LV. Tita LV, tinanong namin silang lahat kasi. So, anong experience niyo daw po sa pagiging sa simbahan? Paano kayo namulat patungkol sa simbahan? Paano niyo nalaman ng simbahan? Sino una nagdala sa inyo? O yung lola ko? Mm-hmm. Sunday school. So, ano Christian kagad kayo? Hindi po, Protestant. Oh. Methodist. Yung father's side is Methodist. Mother's side. Tapos Catholic. Yung mother's side is Catholic. Pero nung pong malilit kami, siguro mga grade school na kami, yung lola ko kasi nagtuturo ng Sunday school. Mm-hmm. So dinadala niya kami sa school. Mm-hmm. Ay sa church. Mm-hmm. So at saka yung church yung Protestant church noon dun sa Pampanga, across the street lang namin. Oh, para kay si Tita Fe. Lumaki rin sa Protestante. Pero paano niyo i-compare kasi 'di ba, nag-a-attend din kayo ng Katoliko. Catholic. Oh, paano niyo i-compare yung dalawa? Yung Protestant is all more on method sila. They have this parang mga nakasulat na lahat yung gagawin, organized, parang ganun. Pero yung sa Catholic, hindi kayo magkakakilala eh, pero sa Methodist, magkakakilala kayo. Magkakilala kayo, oo. Sabay kayong lalaki talaga. Oo, kasi sa Catholic, pagkatapos ng church, wala na, ganun na 'yon. Pwede parang kasi wala lang, pero sa Pwede kasi yung taga-kabilang barrio pumunta sa simbahan. Di ba ganun? Mm-hmm. Hmm. Yun po yung nakita ko noon na yung difference ng at saka meron silang sa Catholic, meron tayong idols. Mm-hmm. Pero sa it's just a cross. Mm-hmm. Sa Methodist. Pero walang pagkakaiba yun sa Methodist at saka yung sa Catholic parehas. Mm-hmm. Parang hindi naman sila talagang di katulad ng born again or tayo ngayon na bilang Kristiyano, we acknowledge na Jesus
is our personal Lord and Savior. Mm-hmm. Sila, they know Jesus, but they don't. Nakikita ko kasi yung hindi naman nila ina-apply yung parehas lang, parang parehas lang. Parang okay. Wala. So, yung method design natin na nyo, ceremonial din, parang ganun. Oo, ceremonial din. Yeah. Pero later on nung nagiging teenager na kami, nakita na namin yung changes, nag-iba yung method nila. Kasi parang meron United Methodist Church, parang meron ding ibang dalawang parang sa ating mga Kristiyano, may Nazarene, may Presbyterian, may Pentecostal. Sa kanila, nag-iba, tapos nagkaroon ng changes yung lola ko. Malaki na. Nakikita ko na yung changes sa kanya. So siya yung tinitignan namin ni Pastor noon eh. Yung legacy na iniwan niya sa amin talaga, yung paano yung dedication niya, yung pagmamahal niya sa Panginoon. Si Pastor ba Catholic din? Namin noon. Oo, Catholic siya. Catholic siya. Tapos sa side nila, close Catholic sila. Close Catholic talaga sila. Tapos na born again siya na nung sa school na lang. College na siya. He was college. Oh. Kasi yung mga Protestante na to na tumiwalag sa Universal Church or Catholic system. Ang ginawa nila, tinanggal nila yung una-una tinanggal nila yung indulgensya kasi siyempre nakalagay sa Bible sola scriptura, ibig sabihin the scripture alone. Kumbaga, yun lang talaga yung basihan. Ang nakalagay doon ang sinasabi by grace through faith, di ba? Kaya ka na-save. Ang salvation mo, free. Hindi mo dapat binabayaran. Parang gano'n, tinanggal nila yun. Tinanggal nila yung pag-enthrone kay Mama Mary bilang parang part Diyos na eh, no? Parang partly God na siya, no? Tinanggal nila yung mga ibang sacraments, no? Tinanggal nila yung pagdadasal sa patay, tinanggal nila yung dami silang tinanggal, ano? Iniwan lang nila yung baptism at saka ano pa ba, tinanggal din nila yung pag-confess doon sa pare that you can directly confess your sins to God, mga ganun. So madami silang tinanggal, no? So pero yung iba, yun nga, may tinanggal pero hindi pa rin umalis doon sa sistema, kaya naging parang ceremonial pa rin. Pero merong iba na dynamic naman talaga na mga totally different. So napansin nyo, isa lang naman yung Diyos, parehas lang naman Jesus, di ba? Actually, hindi naman mahirap i-evangelize ang Catholic. Kasi parehas lang Jesus eh. Di ba? Madali lang, di ba? Yun lang, somehow, minsan, kumbaga, they see Jesus pa rin sa Jesus na kinalakihan nila. Parang tayo, kinalakihan natin si Jesus na pwedeng bitbitin, isabit dito, pwedeng palitin, pwedeng baby, pwedeng malaki, pwedeng ano meron. Parang na-adjust si Jesus, depende sa need mo. Napansin niyo ba yun? Na kumbaga, pagkailangan ko ng Jesus na sasaklodo sa akin, nandyan yung Nazareno, papahid ko yung ano ko, or kaya ina ng laging saklolo, yung mga ganon. Or kaya pagka naman magta-travel ako dahil di ko naman kayang pasanin yung malaking Nazareno, bibili na lang ako ng baby Jesus, sasabit ko dito, andyan yung scapular. So depende sa ano natin. Ano. So nandun yung faith, parang gano'n. No? Anyway, tinatanong ko kasi to na pag-uusapan natin yung simbahan. Base sa na-experience ninyo ngayon. Yan. Siguro isa-isa yung sumagot. Base sa na-experience nyo ngayon, ano ang simbahan para sa inyo? Kasi kanina binanggit nyo yung ano yung simbahan nung na-experience nyo ng bata kayo. Ngayon, ano yung simbahan na na-experience ninyo ngayon? Yeah, magsimula ulit tayo kay Sister Pepot. Sige po, Sister Pepot. Go. Yeah. Mute ba, Pastor? Mute? Okay na po. Narinig na po kayo. Ano simbahan ngayon? Ano yung simbahan sa inyo ngayon? Sa akin ngayon, mas mati-intim kang nakakapag-communicate kay Lord pagka nasa church ka, ganyan. Although nasa bahay ganyan, pero iba yung sa church kasi nakakarinig ka pa ng mga messages, ng sermon, ganyan. Mm-hmm. Anong tapos difference po ng sermon noon na napapakinggan nyo sa sermon ngayon? Anong difference sila? Kasi ang sermon naman natin noon sa Catholic, maliit lang eh.
parang binabasa. Oo, binabasa ganyan. Oh, kasi ano 'yun eh, pastoral letter galing sa Pope. Oo. Naka-ano na 'yon, nakakasa na 'yon. Actually, pare-parehas yan sa lahat ng simbahan. Babasahin nila. Pero may iba naman pari talaga na nagpipreach talaga. Na in fairness naman. Pero kadalasan nga, binabasa yung kanilang sermon. Yun. So, base dun po, sa ngayon, ano pong diferensya? Go ahead po, go ahead. Sorry po. Sa church natin ngayon kasi, usually ang mga pinipreach, yung mga messages na para sa buhay natin, paano natin... Parang sa buhay natin, ganyan. Paano i-apply? Paano mo i-apply, ganyan. Tapos yung fellowship sa mga tao, ganyan. How you deal with other people, yung ganyan. Tsaka mas naiintindihan nyo kasi binabasa nyo na yung Bible ngayon. Dati kasi nagsisimbalan tayo, di ba? Hindi naman natin binabasa yung Bible. Yeah, tsaka you are given the right na para mag-serve. Para ganyan, sa servisyo. Yan. How about you, Sister Amy? Ano naman ang church para sa inyo ngayon? Nakamute po kayo. Okay. Malaking bagay ang ano nakapupunta sa church kasi nakakapag-worship ka, nakakasabay ka sa praise and worship team. Tsaka nakakatulong na malaki yung explanation ng pastor tungkol doon sa Word of God, which is minsan hindi naman namin naiintindihan yun ng talagang tsaka iba-iba ang dating ng ano ng Word of God sa atin. Kahit na binasa mo na yun, iba ang dating. Minsan pag tinuro ng pastor, meron pa rin parang ibang meaning sa iyo, merong ibang natututunan ka. At saka ang maganda nakakapag fellowship ka sa mga fellow Christians, nakakarinig ka ng mga testimony, at saka ayun, parang na-feel mo yung love ng mga nabanggit niyo Tita Amy na kapag nagpi-preach, iba-iba yung dating. Ewan ko naaalala niyo na yung Bible school pa nandun pa sa New Hope. Nasa Sepulveda tayo. Aha. Ewan ko naalala nyo yung may isang subject doon. Kasi nakita ko nanonood kayo eh. May isang subject kasi na part ako ng klase. Ang tawag eh, preaching class part 2. Preaching 2. Tapos, ang isa sa mga ano namin, homework namin o yung aming project is magpipreach kami. Pero isang topic. Diba? Ewan ko naalala niyo yun. Nanonood kayo ni Brother Alvin nun eh. So, ngayon, sa harapan ng professor namin, magpipreach kami, pero iba-ibang topic. Ay, isang topic, pero iba-ibang preachers, iba-ibang pastor. So, for, I think, 20 to 30 minutes yata binigay sa amin para mag-preach. Ngayon, napansin ko lang, ewan ko napansin nyo, iba-iba kami, iisang topic. Isang topic. Pero iba-iba yung message, di ba? Nakakagulat ganun lang. So, ganun amazing. Ganun ka-amazing yung Word of God. No? Na minsan, narinig mo na sa 2 years ago, itong verse na to, ano mapag-aaralan natin? Ba, prodigal son. Uy, narinig ko na yan 2 years ago. Tapos, iba na naman yung dating sa'yo ngayon. May iba na naman message, di ba? Parang ganun. Yan. Katulad ng preaching mo nung sa prodigal son, sabi mo, yung palang elder brother elder brother ano din siya bad din siya hindi ko nung una akala ko lang kasi akala natin mabait siya mabait siya so naging bad din pala siya kasi parang nagkaroon din ng selfish desire na ay parang Yeah, kasi buong buhay natin, ang alam natin, siya yung good son, ang bad son yung prodigal. Yeah. Pero bandang huli sa storya, baliktad na ang good son na yung bad. Tapos ang bad son na yung good, di ba? Oo. So, kumbaga iba-iba yung interpretation eh, no. Okay, thank you Tita Amy. Okay. How about you Tita Faye? Kayo po.
ano yung simbahan sa inyo ngayon base kumpara doon sa simbahan niyo noon? Kasi parehas naman na Protestante yan, pero ano po yung pagkakaiba? Kasi ano eh, ibang generation po ngayon eh. Diba po? Kailan po ba kayo nagsimulang magsimba? Nakamute po kayo, tita. Hello po, tita Fe. Lumaki kami, Pastor, sa UCCP. Ano? Opo. Ano pa pagkakaiba ngayon sa, nung, sa preaching, nung, sa nung, service? Oo. Yes, Pastor. Nung mga teenagers kami, mm-hmm. napapansin ko, parang superficial masyado yung pag-divide nila ng Word of God. Mm-hmm. Kuminsan, eh, kuminsan, lumalayo na sa main topic. Mm-hmm. Anong year po ito? Curious lang po ako, no? Kasi masarap kausap yung mga naunang ano eh, mga 1950s. 16 years old, Pastor. So mga ano po ito? Mga 1940s, mga ganun? Oo, mga ganyan. Ano, umpisa ng 1945, ganyan, Pastor. Oo, panahon ng hapon. Mm. After the war. Yeah, after the war, liberation. Marunong na akong mag-o-observe, mag-differentiate, mag-evaluate. Tapos napapansin ko, hindi sila, yung mga nag-discuss ng Bible during Sunday school, mm-hmm. yung most of the ideas na binibigay, sinishare nila, mm-hmm. ay yung galing lang sa kanilang common sense, education nila, experience nila, not mm-hmm. really coming deeply from the Word of God. Opo. Tita Fea, maputol ko po kayo sandali. Kasi the reason why I'm asking is from the perspective na sinabi natin kanina, 1898 lang nakapasok mm-hmm. ang Protestantism. 1905 mm-hmm. lang na print ang unang Tagalog Bible. So we're mm-hmm. talking about, sabi ni Tita Fe, year 1945 to. So more or less, mga 47 years old na lang ang born again Christian sa Pilipinas. Kaya ito yung, kung ma-identify nyo, yung kinukwento ni Tita Fe, pag nagpipreach sila, nakabase sa kanilang emosyon, nakabase sa kanilang na-experience, sa kanilang komentaryo. Kumbaga, tingnan natin, sa pagpapatuloy ni Tita Fe, ano yung difference nito pagdating ng 1960s, 70s, 80s, 90s. Oo. Sige, Tita. Back to the future. Lalo na yung dumating ang Foursquare Church sa Davao okay. City. It was introduced by 54. Okay. Buhay na po si Pastor Tin yan. October 1954. Mm-hmm. Tapos ang mami ko, nag-o-observe siya nung dumadaan siya doon pagka lalabas siya, punta sa palengke, pagka namili na siya, pinauuwi na lang niya yung pinamili niya sa bahay. Tapos siya mag-stay, tatayo doon sa malaking door ng simbahan. Mm-hmm. Dahil parang ang ganda daw ng mga sinasabi from the Bible, talagang sinicheck din niya, nandoon talaga lahat daw sa Bible. O, so may dala na kayong Bible nito? Oo, magmula noon, Pastor, may Bible. Okay. Pero may yun Bible nga. Oo, Pastor. Tapos, very deep naman ang very interesting, yung naririnig namin na pag turo nila sa Word of God, yung ganyan. Kasi mm-hmm. deep na, yung talagang galing na sa Bible, Pastor. Yeah, then yeah. From then on, we already learned a lot more from the Bible. And then, we tried to live on what we have learned. Tapos mm-hmm. nag-i-enjoy na kami sa yung talagang tunay na relationship with Jesus Christ as Savior, with the Holy Spirit who steers up, you know, who helps us in the development, in the use and development of the gifts of the Spirit. Tapos yung Bible study, Pastor, ganyan. Mm-hmm. Nag-i-enjoy nga much more. Yeah, much more. Yeah. Higher heights and deeper depths na ang napupuntahan. Amen, Pastor. Amen. Thank you, Tita. Matanong ko naman si Sister Lenlen.
anong nami-miss nyo? Ayan. Sagutin mo, Sister Lenlen, Sister LV, and Sister Pastor Tin. Kayong tatlo, anong nami-miss nyo sa Catholicism? Ayan. Oh, that's a good question. Anong nami-miss nyo? Diba? Kasi ako, ah, ang nami-miss ko, puto bongbong, simbang gabi. Ano yun? Ano yung puto bongbong yung makain? Rice cake po. Oh, yung kulay violet. Simula tayo kay ano, kay Sister Lenlen. Nakamute ka, Sister Lenlen. Ano kasi po ano na ano ako sa Catholic. Yung lola ko dinadala sa simbahan ng maliit. Tapos nag-aral na ako, nag-start na nag-aral. Mga madre naman, pero nabo-board kasi ako sa Catholic eh. Parang pagpasok mo ron, makinig ka lang, tapos routine, may communion, tapos alabas ka na. Ngayon, madalas dinadala ako ng mga parents ko pa nagsisimba. Pero ang naging ano ko, hindi ako natutong makinig sa pare. Oh, okay. So wala ka masyadong namimiss na halimbawa. Pero alam nyo, una ko narinig ang story ni David sa Catholic Church. Kasi merong sabi nung kalaro ko, 9 years old ako noon eh. Sabi nung kalaro ko, "Uy, meron ditong ano, pamerienda." Alam niyo yung Sunny Orange? At saka ano yung Spanish bread, Spanish bread. Yun. Eh syempre, bata ka, attracted ka na doon, libreng merienda. Eh di pumunta kami. Yung pala, tuturuan kami ng about sa Bible. Unang-una ko narinig doon yung story ni David. At enjoy na enjoy ko siya. Yeah, enjoy na enjoy ko. No? Siguro nag-evangelize sila or tawag ata nila doon, catechism or whatever. No? So, catechism. Yeah, pastor. Ikaw ako yun ng high school. Yeah, so na-enjoy ko siya. No? Naalala ko na-enjoy ko siya. Yeah. So kayo po, Tita LV, ano nami-miss nyo? Ano po, kasi simbang gabi, yung simbang gabi kasi parang barkada para magmimiti ng barkada mo, parang reason lang yung simbang gabi. Tapos wala naman. Para magkikita lang kayo, sila yung magkaklase, magkikita ng gabi, pagkatapos na kukwentuhan lang kayo dun sa... Tapos yung putubong-bong, yung bibigla, yung mga ganun po. Yun lang wala po ako natatandaan na ano na kasi hindi naman ako nagkikinig din sa preaching ng pastor ay nang ano ng kasi ano lang ako para nandoon ka lang basta nandoon ka lang. It's more of the culture. Yung nami-miss natin. Naaliw lang po ako yung pag pinapasa yung ano yung offering kasi di ba may mga ano yung mahaba. Mahaba. Kumakalansay, no? Yung pong kumakalansay. Pag narin po yung mga coins na nahuhulog. Parang... kumakalansay. Doon lang po ako. Yun lang. Di naman... Wala naman po sa... Yung parang wala lang. Parang... Tsaka yung ano, yung peace be with you. Oh, diba? Yung peace be with you. Pagkatapos ng peace be with you, alam mo, matatapos na yung ano, yung meet time. Alam mo, uwi ka na. Kakain ka na ng bibigla. Uwi ka na. Tsaka yung ama namin na hawak-hawak ang kamay. Opo, diba? Na, yun dito po. Yung hawak kayo ng kamay, ganun din. Yun din. At saka yung palaspas, di ba? Yung... Meron akong itanong, Pastor. Sige po. Doon sa Roman Catholic Church, paglabas niyo kasi hindi niyo masyadong naintindihan yung mga sinasabi ng priest, ano, ganyan. Opo. Tapos katapos lang, labas na. So, wala kayong feeling na saya, na certain kind of saya, having fellowship with friends. Wala. To be honest, wala po. No? Just like what we experience in our church, hindi ba? So, nami-miss niyo yun. Tingnan niyo, Tita Fe, lahat ng binabanggit namin, it's more of cultural. Puto bongbong, alam niyo yun, peace be with Bibika. You. Yeah, more of culture, Pinoy culture. Pero yung masasabi mo talaga na ano, kasi kahit nung 9 years old ako na narinig ko
yung unang beses ko narinig yung story ni David, naaliw ako sa story dahil pinatay niya yung giant, mga ganun. Pero hindi ko naintindihan. Anong implikasyon sa buhay ko nun? Unlike kasi ngayon, bawat ituro natin, may implikasyon sa buhay mo. Dapat may gamit. Paano mo siya gagamitin? Paano mo siya i-apply? No? So yun yung nakita natin na, ano, yun din yung tinatanong ni Tita Faye na kumbaga, somehow, makikita mo yung disparity talaga. You came from a religion, now you are into a relationship. Magkaiba kasi yun eh. Di ba? Yan. Sa gabi na to, pag-uusapan natin. Church. Yan. Share ko sa inyo itong screen na to. Kaya kanina pa tayo nagkukwentuhan tungkol sa simbahan. Ayan. Siyempre, simbahan natin. LA Pilipino. Ito po ang LA. Parang ano yun. Ayan. So, okay. Pang number 11 na pala tayo. Matatapos na. 16 lang to eh. So pang ikalabing isang pinaniniwalaan natin na bilang isang Nazarene, bilang mga Protestante or born again Christian, ay ang patungkol sa simbahan. Okay, nang bata ako, ang akala ko pag simbahan ay edifice or building. Diba? Kasi simbahan ng mga Katoliko, malalaki. At manghang-mangha ako sa simbahan ng mga iglesia ni Kristo. Hindi lang malaki. Magaganda pa, no? Malinis. 'Di ba? Malinis, maayos, 'di ba? Talagang manghang-mangha ako. At saka yung simbahan din ng mga Mormons, malilinis, magaganda, 'di ba? Pero ang church pala ay tayo, no? Tayong mga tao, tayong mga mananampalataya. Hindi yung simbahan na building. Yan. Magsimula tayo sa pagbabasa ng ating pinaniniwalaan at magbigay tayo ng ating kuro-kuro at pahayag, no, ano yung napansin natin, no, at base sa pinaniniwalaan natin as a denomination ng Church of the Nazarene. So simbahan, Sister Pepot, bauna na kayo. We believe in the church, the community that confesses Jesus Christ as Lord, the covenant people of God made new in Christ, the body of Christ called together by the Holy Spirit through the Word. Yan. So, ang linaw. Naniniwala tayo sa simbahan na hindi building, na hindi bricks, na hindi yung nakatayo doon sa 3rd and Vermont, kundi simbahan ang ibig sabihin community, no, or sama-sama ng mga tao o grupo ng mga tao na ikinukumpisal sa kanilang bibig na si Jesus ay Panginoon. So doon pa lang may disparity na, no. Kung hindi si Jesus ang ang sinasabi mong Panginoon sa pamamagitan ng iyong bibig, kino-confess mo, ay hindi ka member, no, ng church natin. Diba po? So dito, sabi dito, the covenant people, tinawag tayong covenant people. Teka, nakalagay sa Bible, Pastor, ang covenant people, 'di ba, yung Israel. Diba? Ayan. Tayo na kasi, no? Tayo na. Binigay na rin sa Gentile yung ano, yung covenant. Gentile. Kumbaga, tayo na ang bagong Israel. Tayong mga, ano, tayong mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo na tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi dito, the covenant people of God, tayo yun, na binago kay Kristo. Yan. Tanong ko sa inyo, di ba lahat na experience nyo to? Binago kayo. Yung buhay nyo, binago ni Kristo. Sabi dito, the body of Christ, no, called together by the Holy Spirit, through the Word. So tayo, sabi natin nung nakaraang linggo na tayo ay parte ng isang body, may iba't ibang spiritual gifts tayo. Iba sa inyo, paa, iba sa inyo, kamay, iba sa inyo, ulo. So dito sinasabi na bilang parte ng katawan ni Kristo, tinawag tayo sa pamamagitan ng God the Holy Spirit, no, through ng Biblia. Naintindihan natin siya dahil binasa natin yung Biblia, nanalangin tayo, nakinig tayo. Sabi nga ng Biblia, no, sa pamamagitan ng lagi mo nadidinig at nadidinig at nadidinig ang salita ng Diyos, doon nabubuo ang iyong pananampalataya.
Ayan. Si Sir LV, makikibasa po. Ano pa ba yung mga sumusunod na paniniwala natin? Ngayon, kung meron kayong gustong i-butt in, i-share, okay lang ha, sabihin niyo lang. Si Sir LV, makikibasa po. God calls... Oh, sandali. Ayan. Hindi po ako nakamute na. God calls the church to express its life in the unity and fellowship of the Spirit in worship through the preaching of the word, observance of the sacraments, and ministry in His name, by obedience to Christ, holy living, and mutual accountability. Ayan. So, para hindi tayo mas mahirapan intindihin, i-breakdown natin siya. Unahin natin. God calls the church to express its life in the unity and fellowship of the Spirit. Sa inyo pong pananaw, no, ano po yung pagkakaintindi nyo dito sa statement na to? Tagalugin ko, tinawag ng Panginoon ng simbahan upang ipahayag, no, yung buhay nito na nagiging dahilan para magkaisa-isa at magsama-sama sa Espiritu, no, kumbaga sa through the Holy Spirit, no. Ano yung patungkol sa panawagan natin? Ano masasabi niyo doon? Sige po. Kahit sino po pwede sumagot. God calls the church to express its life in the Indian fellowship of the Spirit. Go ahead. Sino po yung magsasalita? Pastor, ako na lang. Sige po. Ang pagkakaintindi ko, discipleship in spirit. Mm-hmm. Yun ang, yung magkakaroon kayo ng unity or magkakaroon kayo ng interactions, relationship, parang bonding through mm-hmm. the spirit. Oo, so tinawag tayo kasi simbahan tayo, di ba? Para i-express ang ano? Ano ang i-express ng Panginoon sa pamamagitan natin? yung kanyang word, mm-hmm. spreading of the word, yung life ni Jesus, mm-hmm. yeah. yung buhay, no, sa pamamagitan ng ano yung daw yung makikita sa atin, paano daw natin i-reflect, paano natin i-reflect si Jesus sa mga tao bilang simbahan, ano daw kwalifikasyon natin na mai-reflect natin si Jesus sa mga tao? Dapat united tayo. United yung pagkakaisa. Oo. So madami united. Namang united, madami namang fellowship. Nandiyan yung halimbawa, homeowners association, diba? Fellowship 'yun, 'di ba? O kaya high school reunion association 1974, parang ganoon, 'di ba? Those are fellowship. Pero anong difference itong fellowship na to para maging kakaiba sa iba at ma-reflect ang Panginoon sa ibang tao? Spiritual. It is a spiritual relationship. Spiritual fellowship na pinangungunahan ng Holy Spirit. Ano daw ang dapat makita sa atin? Nandiyan yung change word. Lives. Change lives, yes. Oo. Ano pa? Ano daw ang dapat makita sa atin? Yung unity na. Yes, yung unity. Unity. So and tinawag tayo. Tinawag tayo to unite. Unite. Oo. Pagkakaisa, ang tanong eh, church to ah. Halimbawa sa LA Philnas. Tinawag tayo maging united in fellowship para ma-reflect natin yung glory ng Panginoon doon sa mga wala sa church para ma-attract sila, no? So halimbawa, naging successful tayo, united tayo, di ba? Kaya meron nga tayong plano, magti-team building tayo, tapos kakaroon tayo ng family retreat, di ba? Eventually magkakaroon ng summer camp ang mga kabataan. Ang tanong ko, paano yung ibang simbahan? Dapat ba united din tayo sa kanila? Yes. Halimbawa, yung Spanish church, yung Korean church, or yung
yung halimbawa Pentecostal church sa kabilang kanto o yung isang Indian church sa kabilang kanto. So dapat ba united din tayo? Yes. Yes. Oh, bakit? Kasi iisang Diyos lang ang pinaglilingkuran natin. Belong to the same body of Oh. Eksakto, no? Tama 'yung sinabi ni Tita. We belong to the same body. Imagine nyo, ang pintas sa isang katawan mo, pintas sa lahat. Tama po ba? Kasi halimbawa, maganda ang mata mo. Ang ganda-ganda naman ng mata mo. Ang ganda ng labi mo. Alam mo, ang ganda-ganda naman ng labi mo. Ang ganda ng hugis ng mukha mo. Alam mo, ang ganda-ganda ng hugis ng mukha mo. May isa lang ako napupuna sa'yo eh. Ang pangit ng ilong mo, parang kamatis. So, kumbaga, kahit gaano kaganda yung iba, dahil sa isang puri na yun, ay sa isang ano yun, pintas na yun, tinatamaan yung buong katawan. So, yun naapektuhan, nagiging low self-esteem ka na, di na ako atin ng party kasi parang kamatis daw yung ilong ko. Pero di ba, ang daming binanggit na maganda, pero isa lang yung napintas. And then, affected na yung buong katawan mo. O, nasubukan nyo na bang, di ba, nasubukan nyo na bang sumakit ang ngipin nyo? Di ba? Nasubukan nyo na sumakit yung ngipin nyo? Okay, kaliit-liit ng ngipin na. Pero sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Sakit ng buong katawan. Yeah. Di ba? O eh, di ba sumakit lang ang ngipin mo pero hindi ka pinapatayo sa higaan. Dahil masakit talaga. Uh-huh. Ramdam ng buong katawan mo. So we need Ayaw kang patulugin. Yeah. We need to be united. We need to be what do you call this? One body. One in spirit. One in spirit. Kumbaga, pinag-isa tayo ng Holy Spirit. So, halimbawa, katulad ng may mga simbahan tayong katabi, o sabihin natin, mga kapwa natin Pilipinong simbahan, no, kasi sila yung mas naka-interact natin. Eh. Kasi yung iba naman, yung Korea naman, di naman lilipat sa atin yan. Eh. O yung tao natin, di lilipat sa Korean or sa Spanish o ano. No, kumbaga, mas lilipat or naglilipatan dahil sa English church or Filipino church. Kumbaga, we must not look to other churches na parang rival natin or kalaban natin or kaaway natin or mas magaling sila or mas magaling tayo or ano yun. Kumbaga, we must look at each other na ayan, kakampi namin yan kay Kristo. Di ba? Kumbaga, halimbawa, nakita nyo si ano, si Sister Pepot, no, nandun na sa kabilang simbahan. Abay, huwag tayong magalit. Kasi Christian pa rin naman si Sister Pepot. Di ba? Lumipat lang siya kung saan siya lumalago. Parang ganun. So halimbawa, nakita nyo naman halimbawa si Sister Lenlen nagsimba doon sa kabilang simbahan. No? Diba? Isang Sunday, nagsimba siya doon. Bay, huwag tayong magtampo. No? Kumbaga, parehas lang naman simbahan yan. Diba? Kasi ang Panginoon, ang naglalagay ng tao sa isang simbahan, at siya ang nagtatalaga kung siya yung magiging worker doon, magiging leader doon, di ba? And then yung iba naman, they trying their experiences sa ibang simbahan para makita nila kung saan sila magbe-best fit. Kumbaga, we must look at sa mga kapatid nating simbahan, lalo na mga Pilipino na kumbaga kakampi natin. Parang ano yan eh. Kung magkakapatid tayo, tapos meron tayong mga anak, ang tawag sa mga anak natin, magpipinsan. So kung yung anak halimbawa ni Sister Elvie, pinsan yung anak ni Sister Amy, ngayong hapunan, nag-decide yung anak ni Sister Elvie halimbawa na, pupunta ako kay Tita Amy kasi masarap ang ulam doon. Nakikain doon. Eh, nagluto na itong si Sister Elvie. Kumbaga, para nagtampo siya kasi hindi kinain ng anak ko yung luto ko, pumunta pa doon sa kapatid ko kay Sister Amy. Kasi maaaring yung anak ni Sister Elvie, masaya siya doon sa bahay ng tita niya na si Sister Amy, no, na andun yung mga pinsan niya, ganun. Kumbaga, we must look at each other na magkakapatid tayo. No? Kumbaga, in one fellowship. Di ba? In unity. No? Sabi dito, tinawag tayo ng Panginoon bilang isang simbahan upang ipahayag, no, ang kanyang buhay sa pamagitan ng ating pagkakaisa sa ating pagsasama-sama sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Ngayon, sa susunod na statement, sabi, in worship through the preaching of the Word. Ayan. Ano naman ibig sabihin yan? Kayo naman.
No? Tinawag daw tayo in worship through the preaching of the word. Magandang example yan kanina, yung pinagkukumpara nyo, sabi nyo kanina. Dati, hindi ko naiintindihan. Ngayon, naiintindihan ko na. Ano yung masasabi nyo dyan? Base sa panawagan natin. Sige po. Sa akin, worship through the preaching of the word. We only have, God is only have one word, one message to us. So kung ano man yung Bible, parang isa lang ang dapat anuhin. Isa lang ang dapat, doon ka lang mag-worship. Mm-hmm. There's only one God. Mm-hmm. One God, one word. Yeah, so we worship the Lord habang binabasa natin yung Biblia, habang nakikinig tayo sa salita ng Diyos, habang umaattend tayo ng Bible study, nanood tayo ng preacher sa YouTube, ino-worship natin, no? Ang Panginoon through the preaching of the word, di ba? Ngayon, after may preach sa atin, after natin maintindihan, anong gagawin natin sa word? Share it. Pamuhay. Ipamuhay. Ipamuhay. Amen. Amen. Sabi nga eh, may nakakatuwang kasabihan, ano? May ano, maging Kristiyano tayo sa puso, wag sa nguso. Di ba? So, kung ano yung marinig natin pag Linggo, ipamuhay natin. Diba ba? Nagturo ang pastor patungkol sa forgiveness. Abay, mag-forgive tayo. Nagturo ang pastor tungkol sa managing your anger. Abay, manage natin ang anger natin. Nagturo yung pastor, halimbawa, sa pagiging addicted natin sa mga bagay-bagay, sa sigarilyo, sa pag-inom, sa pornography, sa sobrang panonood ng TV, sa pagchichismis sa kapitbahay, abay, ipamuhay natin. Grabe. Di ba? Okay, nagturo yung pastor, halimbawa, sa paghawak ng tamang pananalapi, ipamuhay natin. Kasi baliwala, kung narinig lang natin, hindi naman natin pinamuhay. Si Sir LV, may sinasabi ka kanina. Ano po yan? Nasabi na po ni Sister Len. Okay, sige po. Ano yung sumunod? Ano po yung sumunod? Sabi dito, of servants of the sacraments. Okay. Kaya ang capital lang ano, 'di ba, ng California, Sacramento. Ano ba 'yung mga sacraments, 'di ba? Naalala niyo ba 'yung mga sacraments? Pero anong sa dinami-dami ng mga sacraments, no? Kasi may kumpisal pa na sinasampal, sabi ni Tapos, kumbaga, meron tayong madalas na ginagawa tuwing first Sunday. Ano yung sakramentong yun? Communion. O bakit natin ginagawa yun? Ba't natin na-observe yun? Commemorate. Yes. In remembrance. Yeah. At panahon din yun, alam nyo ba, na kapag nagko-communion ka, importante na humingi ka ng tawad na maglinisin ka ng Panginoon. No, hindi yung seremonya lang na kinain mo, ininom mo kasi ginagawa ng lahat. No, ang first part talaga noon ay paghingi ng tawad, no. Kasi kine-commemorate mo yung pagkamatay niya para sa iyo eh. O di ba, halimbawa, sa araw na to, binayaran ni Tita Fe lahat ng utang niyo. Anong araw ngayon? April 16, 2021. Pagdating ng April 16, 2022, kino-commemorate niyo ngayon. Alalahanin natin ang pagbabayad ni Tita Fe sa utang natin. Ah, di ba? E tapos ang dami mo na namang utang. Di ba? So, ibig sabihin mo, ilibre ka na nga ni Tita Fe, nangutang ka na naman. Di ba? Nangutang ka ulit. Ang gawin mo, ang gawin mo, sabi ni Tita Fe, sige. Nandyan na, umutang. Bayaran ka ulit. Babayaran ko ulit. Ayan. So, hingi tayo ng pambayad kay Tita Fe para bayaran niya ulit. Para ganun si Lord, no? Kumbaga, nare-remind tayo na we must come clean, no, sa kanya, na kumbaga dahil yung mga utang natin binayaran niya, at kung sakali man may mga utang-utang pa tayo, pabayaran niya na, dahil sabi nga ang dugo ni Kristo ay bayad sa kasalanan natin, sa mga nagawa natin at sa mga maaring magawa natin. So kumbaga clean slate ka na, di ba? So, deep observance of the sacraments, isa pang sakramento na kilalang kilala natin, yung baptism.
di ba? Pagpapahayag na meron kang bagong buhay. Yan, pag-uusapan natin yan next Friday. Tapos dito, and ministry in His name. His name. So tinawag daw tayo ng Panginoon to express yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating ministeryo, sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So daladala natin ang banner niya. So kung ba, ministry mo every Sunday, ikaw yung namamaril ng ulo. Para kang si Stephen. Namamaril ng ulo yan, linggo-linggo eh. So, so ikaw, ba, yun ang ministry mo, di ba? Ministry niya. So ang kumbaga gagawin mo siya, no? Nang merong buong galak sa puso mo dahil ginagawa mo 'yan para sa Panginoon, hindi ka lang naglilingkod sa tao kundi para sa Panginoon. Tandaan niyo, lahat ng ginagawa niyo, lalo na pag Sunday, tinatawag niyo ministry, ay ginagawa niyo 'yan para sa Diyos. Kaya dapat todo bigay. Todo-todo, walang ano, todo-todo, walang preno. Excited palagi. Excited ka palagi. Kasi pagka-excited ka, nakakahawa yan eh. Imagine nyo, subukan natin. Sa Sunday, pasok tayo lahat. Nakasibango tayo lahat. Hawa-hawa na yon. Hawa-hawa tayo yan. Di ba? Yeah, pero Sunday, nakangiti tayo lahat. Excited tayo. Yung mga bagong nagsisimba sa atin, ako, ano ba itong meron itong mga to? Nakadrugs ba itong mga to? Nakangiti lahat, di ba? So, ano ba nagpapahay dito sa mga to? Eh, yun yung pag-ibig natin sa Diyos. Nagraradjate, kumbaga. Sabi dito, sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo by obedience to Christ, ito importante, holy living. Yan. So, magbigay nga kayo ng example ng holy living. Paano natin ipamumuhay ang holy living? Sabi ko sa nanay ko, paano mo ipamumuhay, ma, ang holy living? Bawas-bawasan ng chismis. Yeah, biro lang, biro lang. Pero practical ways, paano natin ipamumuhay ang holy living? Yung pong fasting. Mm-hmm. Fasting is like sacrifice. Mm-hmm. Sacrifice yun kasi let's say 21 days of fasting, your 21 days you offer your everything sa nagsasacrifice ka at the same time nagpe-pray ka pa. Mm-hmm. That's a holy living. Yep, that's a part of discipline, no? Discipline natin yung holy ating living is holy living is katulad po ng sinabi ko kanina is yung change life po. Mm-hmm. Yung change life, yung 180, hindi po 360. Yes. So practical, ano po, mga practical application, halimbawa na holy living. No, kasi bigyan ko yung example, halimbawa, dati kasi pilosopo ko, wala naman nakalagay sa Bible na hindi naman bawal uminom eh. In fact, ang first miracle, Jesus, no, turned water into wine. Kaya sabi ko, itong beer na iniinom ko, sabi kong ganon, eh, tingnan nyo, tubig to kanina eh. Nagkaroon lang ng miraglo, naging beer na. Ganun, no? Pilosopo ako nung araw eh. So, kumbaga, pero na-realize ko na tinatawag ako ng Diyos to live a holy life. And partly, yeah, that's true. Hindi naman talaga ganun kasama kung minum ka ng konti. Wala naman talagang masama in a sense, no? Pero it affects me kapag ka nalalasing ako, nag-iiba yung ugali ko, behavior ko. So, kumbaga, napapaya ko rin yung Panginoon. So, na-decide ako na sabi ko, I'll stop itong bagay na to sa buhay ko. Or kagaya rin ng paninigarilyo or iba pa mga bagay na pwedeng makasira, no, sa'yo. So, sa inyo, practical holy living, ano yung mga dinil sa inyo ng Panginoon na, oh, medyo baguhin mo na yan. At, yung mga tao, pastor, na mahilig magmura. Okay, yun. Okay, ano lang, nagmamura. Oo. Tapos, nagka-curse pa. O, kasi po kami, lumaki po kami sa ano eh. Kasi yung ano po kami, ang father side ko, Kapampangan, Bulacan. So, bawat sentence po nun, sa umpisa ng sentence, sa gitna at saka sa huli, may mura.
Pero wala pong ibig sabihin sa kanila yon. Expression lang. Parang expression lang. Yeah, expression. Hindi talaga yung pinapasakitan yung loob mo. Kumbaga, pag masaya, nagbumura. Pag galit, nagbumura. Parang expression. Parang gano'n, no? So, kaya po, kapag lumaki ka sa ganong pamilya, ang hirap tanggalin. No? Kaya nung naging Christian ako, isa sa mga naging challenge ko yan. Dahil kahit ayoko, minsan lumalabas sa bibig ko. Dahil nga, dahil nga nakalakihan mo nga eh. Parang ganun, no? Pero ngayon naman, kumbaga, malaki na improvement ko. Huwag lang sana ako magugulat. Baka kasi ma-express ko, nasa pulpito ko, eh, wala na magsisimba sa atin. Kayo po, ano po yung mga practical holy living na dinidin lang Panginoon? Not necessarily sa inyo, kundi napansin nyo sa iba na, ito, napansin ko, nabago sa kanya to, ganyan. Holy living. Yung ano, Pastor, humility. Mm-hmm. Yes, maganda yan. Ano po sa humility? Dati parang sunahin mong sarili mo parati, parang gusto mo parati kang nauuna o kaya mas marami yung sayo, yung ganyan. Pero pagka sikat ka, ganyan. Pero pagka yung ng Holy Spirit sa humility, parang sige, mauna na kayo, ganyan, parang parati ka na lang nagbibigay sa iba para ikaw sa huli ka na lang, ganyan. Yan. Ganun. Dati, bakit ka dyan nakaupo? Upuan ko yan. Ganun eh. Sige, mauna ka na. O, ba't ka una ka nagkape? Dapat ako una, Mada. Ngayon, may humility na, no? Naalala niyo pag galing Saudi yung mga Pilipino? Puro naninilaw, may hepatitis daw. Puro gold. Puro ginto, di ba? Puro ginto. Di ba? Tapos naka-jacket na maong. Naka-jack. Alam mo na galing Saudi. Di ba? Pero meron ako nakita, tuwing uuwi siya galing Saudi, no? Bata pa ako nun eh. Alam mo talaga na galing siyang Saudi kasi amoy pakoraban siya. Tapos parang may hepatitis eh. Naninilaw yung patong-patong yung kanyang bling-bling. May mga sing-sing siyang ganyan. Tapos na born again siya sa Saudi. Nakilala niya ang Diyos. Alam niyo, isang malaking diferensya agad nung umuwi siya na born again na siya. Hindi na ganyan yung suot niya. At saka hindi na siya mayabang kasi dati pagdating nun, sabi nun, sige, tawagin ng barkada, bili ka agad, 5 case na beer, papainom yun. Tapos talagang kwento ng kwento yung mga experiences sa Saudi. Lagi siyang bida. Pero na naging Christian siya, kitang-kita ko talaga na patawag siya sa mga kaibigan, nagpameryende siya, isang pansit, hindi na beer eh, soft drinks. Tapos wala na siyang mga bling-bling, napaka-humble na magsalita, mababa na yung loob. Tapos iba na yung experience ang kinukwento niya, yung underground church daw, nahabol sila ng mga pulis na Arabo o blah, blah, blah. So, kita mo yung holy living, no? Change life, change heart, sabi nga ni Sister Elvie. Yeah. Meron kayo dadagdag doon? How about yung mutual accountability? Tinawag daw tayo para magkaroon ng mutual accountability. Ano bang example nitong mutual accountability na to? Yung i-correct, yung kasabihin mo sa kanya yung mali niya, mm-hmm. Pero in witness na dalawa kayo. Mm-hmm. Tapos ipapag-pray nyo. Mm-hmm. Yung gagawin mo yung lahat para matuwid siya. Pero in the end, kung choice niya, it's up to siya. Alam mo, si Sir Lenlen, ang hirap nito sa kultura natin. Napansin niyo? You cannot just go to Sister Pepot, napansin ko mali yung ginawa mo. Yes. It's hard. It's hard sa culture natin. Diba? Napansin niyo? Kasi diba, binasa niyo yung story ni Nathan tsaka ni David. Diba? Hari yung kausap niya. Tapos ni-rebuke niya. Sabi niya, ikaw yung pumatay, ikaw yung adulterer. Diba? Eh kung ibang hari yun, patay na rin siya. Teka, bakit mo ko? Ano, subukan mong gawin sa mga politician natin yon. Congressman, alam ko may kabit ka. Nire-review kita in Jesus' name. Eh, tutumba ka doon. Itutumba ka nung
nung ni congressman, di ba? Congressman, I rebuke you in Jesus' name. Pito ang pangalan. Mga bodyguards. Yeah. Corruption, congressman. Matayo ka ng tulay, pero puro ampaw. Kinuha mo lahat ng pera. Nirebuke kita in Jesus' name. Diba? Kasi meron tayong mutual accountability sa Panginoon. Ay, tutumba ka dun. Di ba? Bakit? Kasi hindi tanggap ng kultura natin yan. Pero it doesn't matter sa totoo lang yung culture natin. What matters most ay yung biblical culture. Diba? So, but you have to say it in a very loving manner. Alam niyo yun. Baga, rebuke. No? Sa ano, sa i-share ko lang po, yung dati kong ano, tinitirahan yung sa apartment. Marami doon against Christ. Pero nagsisimba sila. Pero galit sila sa mga Kristiyano. Mm-hmm. And then in the end, nung nagkaroon ng COVID, lahat sila natuto mag-pray. Mm-hmm. So, despite na isinishare ko sa kanila, hindi sila nakikinig sa akin. Nung time na nagkaroon na sila ng COVID, nagka-COVID sila dyan eh. So, natuto sila mag-pray. Pero sinabi ko sa kanila, tapos na yung role ko sa inyo. Mm-hmm. Kasi sabi ko, sinabihan ko kayo, hindi niya naman ginawa, mm-hmm. kinalapan niyo pa yung church. Mm-hmm. So, it's up to you to make way sa God. It's not me. Ngayon, mas mukhang effective yata pag pinabayaan mo sila. Kasi nagkaroon sila ng takot. Nagkaroon sila ng takot. Tapos wala na silang tatakbuhan. Yeah. Pag sinabi kasing accountability, may pagkakataon na sasabihin sa'yo ng Panginoon, oh yan, sige, alagaan mo si Sister LV. No? Inalagaan mo si Sister LV, eh matigas ang ulo ni Sister LV. Tapos sabi ng Lord, oh sige, pagpagan mo na ng tsinelas, ako nang bahala dyan. No, maring magdapadala uli siya ng bagong mag-aalaga or magpapastor or magdi-disciple or mag-evangelize. No? Or pwede rin sabihin siya, oh sige, tuloy-tuloy mo lang, tutukan mo si Sister LV. Diba? Hanggang sa isang araw, bumigay na sa Panginoon si Sister LV. Parang ganun. No? Depende. Depende sa dealing sa iyo ng Panginoon, yung mutual accountability. Isa pang pagpapahayag niyan ay sa pamamagitan ng ano, discipleship. Discipleship is actually accountability. Alam niyo ba na magastos mag-disciple? Bakit? Sige nga, bakit magastos mag-disciple? You have to invest time. Mag-invest ka. Oh, yeah. Nilibre mo siya, pakainin mo. Correct. Kaya ang panawagan natin mo, kasama ka. Sa simbahan natin ngayon ay ang ating tinutumbok, ang ating pangunahin na panawagan is for us, all of us, to make disciples. So, making disciples is tatawagan mo, te-text mo, pagpipray mo, i-regaluan mo ng Bible, invite mo sa Bible study, minsan susunduin mo, minsan hatid mo, minsan papakapihin mo sa Starbucks, papakainin mo, hanggang sa lumago siya na lumago, at pag lumago na siya, siya naman magdi-disciple sa iba. Parang ganun yun. So, mag-aastos. Lalo na pinakamag-aastos doon yung time and effort. Kasi pag na-loss mo na yung time and effort, wala na, hindi mo na mababalik eh. Kasi pagka na-loss mo yung pera mo, pinambili mo ng kape, mababalik pa yun. Kasi pag kinita mo, andyan uli yung pera mo. Pero yung time and effort, binigay mo sa tao na yun, wala nang balikan yun. Kaya, kumbaga, yung discarte ni Jesus. No? Nagkaroon siya ng mutual accountability group. Kasi dati, malakihan. Ang dami nakikinig sa kanya. No? Hindi naman effective. Kasi yung iba doon, nakikinig lang kasi gusto nila yung benefits na kay Jesus. Kagaya ng kanikwento ni Sister Lenlen. Diba? Gusto nila si Lord pagka meron silang kailangan, pagka okay na sila, hindi na nila kailangan si Lord. Pero ang mutual accountability na discipleship, lumalago yung tao na yan. Ayan. So ngayon, tatanungin ko kayo, gusto nyo ba mag-disciple? Kasi diba, maano yan, mahirap yan, diba? Pero sa ayot sa gusto natin, sa totoo lang, ito yung panawagan sa atin eh. Diba? Eh, kumbaga, ang Panginoon nga eh namatay para sa atin. Hindi naman sinasabing mamatay tayo. Mag-disciple lang tayo. Di ba? So, sino yung
sino yung sa palagay mo na tinatawag sa iyo ng Panginoon na mag-disciple ka sa palagay mo? Sige, isa-isa tayo. Sino gusto magsimula? Kasi po, ano, sa akin, ano eh, bigla na lang siyang mag, halimbawa, nasa labas ako, bigla na lang siyang mag-speak na, okay, this is what you should do. So, pag sinabi niya yun, sinunod mo, yung tao, ready na siya. Ngayon, pag ako lang, sarili kong diskarte, mahaba ang process. So, hindi ko ma-estimate kung ano yung i-disciple. It's because yung spirit na nagsasabi sa'yo kung ano gagawin mo. Exacto. Dapat Holy Spirit, led by the Holy Spirit ka. Huwag yung, oy, halika nga, i-disciple kita. No? Eh, matataranta yun. Mabubugaw yun, di ba? Kumbaga, alika dito, tanggapin mo si Jesus for spiritual loss. Basahin natin. Ito, ganyan. Oh. Kumbaga, ma-intimidate yun. Cringy, awkward. Dapat mag-establish tayo ng relationship. Ayan. Ako, yun ang ano, yun yung sinasabi nga, estilo. Estilo ko sa discipleship. Kaya minsan, kung tatanungin mo, madami na akong na-disciple na tao, na hanggang ngayon ay mga kaibigan ko pa kahit na nasa ibang simbahan sila, dini-disciple ko pa rin sila, di ba? So, makapansin nyo, nakabase yung aming discipleship sa relationship. Kasi ganun si Jesus eh. Kumain siya kasama nila, natulog siya kasama nila, di ba? Naglakad sila kasama nila, nangisda kasama nila, nangaral kasama nila. So, show and tell si Jesus. So, ikaw, paano ba mag-disciple? Simple lang, makipagkaibigan ka. Ayun din yung diskarte natin sa basketball ministry natin. May pag-basketball kami, may pagkaibigan kami. Mapatunayan na si Kristo mababait sa pamamagitan ng buhay natin. Yun ang the best discipleship. Ngayon, darating at darating ang time. Allow the Holy Spirit. No? Magugulat ka na lang. Ikaw pa yung magpipreach. Eh, no? Sa Holy Spirit na galing yun. Tapos magugulat ka na lang. Minsan wala ka pa sinasabi. Eh, tumatanggap na yung tao. So, do not, kumbaga, wag hard sell. Diba? O sige, example. Magbebenta ako ng ice candy sa inyo. O, halimbawa, hindi naman kumakain ng ice candy si Sister Pepot. O, eh, pero, since may relasyon kami at dahil kami nagkukwentuhan, magkaibigan kami, no, itatry niya kasi magkaibigan kami. Pero kung wala naman kaming relasyon, agad-agad, no, hindi ako makain yan. Nakuha niyo yun? Kumbaga, na-open yung opportunity, yung mutual accountability. Ayan. Kayo, paano ba kayo mag-disciple? Alam niyo si Mini na napapansin ko pag nagdi-disciple yan, nagbibigay ng ulam sa kapitbahay. Ang baga, o kaya nagbibigay siyang regalo. Napansin ko lang, yun ang style. Nililigawan. Sige pa? Ano pa? Nililigawan ng tao. Oh, somehow, nililigawan mo para sa Panginoon, hindi para sa'yo. No. Alam mo yun? Kumbaga, gusto mo kasing ipakilala yung Diyos. No? Tapos, no string attached, walang kabayaran ng kapalit. Alam mo yun? Kumbaga, talagang pinapakita mo lang yung pagmamahal ng Diyos. Yun yung discipleship. What if kung na-born again siya, hindi siya nag-church sa atin, okay lang. Hindi ka naman tatanungin sa heaven kung anong church mo. Di ba? Ngayon, kung pagpapala, napunta sa church natin, Eddie, thank you Lord. Pero kung naging Christian, napunta sa ibang church, okay lang, thank you Lord pa rin. Di ba? So, yun yung tinatawag na mutual accountability. Sige, move on tayo. Yan. Sabi dito, Sister Amy, makikibasa po. Mission the daw mission natin. Mission of, ay, teka, unmute pa ba? Hindi. Okay po. Okay na po. Narinig ko. Okay na.
the mission of the church in the world is to share in the redemptive and reconciling ministry of Christ in the power of the Spirit. Mm-hmm. The church fulfills its mission by making disciples mm-hmm. through evangelism, mm-hmm. education, showing compassion, mm-hmm. working for justice, and bearing witness to the kingdom of God. Amen. Okay, kung naalala nyo, nag-release ako ng 2021 plans natin noong January. No, so sa board, ni-release ko yung board, tapos pinapatupad natin yung base sa plano natin ngayon. Mostly, dyan natin kinuha yan. No, kung anong gagawin natin. Kasi papansin nyo, sinabi niya na lahat kung ano yung gagawin natin. Eh. No, sabi sa unang salita, sa unang ano, na sentence, ang mission daw ng simbahan natin, no, no, sa buong mundo, hindi lang sa Los Angeles, no, is ibahagi yung redemptive. Ibig sabihin, pag binahagi mo yung kwento ni Jesus, merong redemption na mangyayari. Merong change of hearts, merong change of mind, may change of life. Parang ganun. No? Redemptive and reconciling. Kumbaga, dati hindi magkasundo yung makasalanan, si Kristo, nag-reconcile sila sa ministry ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi dito, the church fulfills its mission na magagampanan daw natin bilang simbahan ng ating mga misyon, no, kagaya ng mga missionary trips natin, mga gagawin pa natin, by making disciples. So binabalik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Okay? Una yon, mag-make disciples, then mag-evangelize tayo. Okay? So mag-evangelize tayo kagaya ng gagawin natin sa basketball ministry, kagaya ng mga gagawin natin maraming connecting events. Andiyan ang Mother's Day, Father's Day, Christmas, Thanksgiving, may mga connecting events tayo, may mga banquets tayo na mag-evangelize tayo ng tao. Pagpasok, kaibiganin, ipakita ang pagmamahal ni Kristo. Kaya nga, in-encourage ko lahat. Last meeting, kagabi, last night, may meeting kami. Sabi ko, every Sunday, let us make sure na kausapin natin lahat ng tao. No, kumbaga, makipag-relasyon tayo, makipag-usap tayo, ibahagi natin yung pagmahal ni Kristo. Kahit nga sa simpleng ngiti lamang. Diba? Ano daw ang ipapakit? Through what? Through evangelism, education. Kaya nga magkakaroon tayo ng mga pagtulong sa mga pastor para i-educate sila, na magpapaaral tayo ng pastor. So, yun yung mga mission na gagawin natin. Showing compassion. Last time, no November, namigay tayo ng pagkain sa damukan lahat silog yung pinagluluto natin at ipinamigay natin doon sa mga ano no, mga binaha sa Pilipinas, no? Tapos nagpagawa tayo ng maraming maskara para sa pulis, sa doktor, sa nurses, lahat ng frontliners noong bandang March, April, June last year. Yun yung showing of compassion natin. No, working for justice, no? Kaya nga meron tayong mga pagkakataon na meron tayong ministry para sa mga new, mga bagong saltang Pinoy sa LA. Tutulungan natin silang kumanap ng DMV, ng SS, para na sila maloko. I-refer natin sila sa law office ni Sister Lenlen para kung meron silang problema sa immigration. No? And bearing witness to the kingdom of God. Ito yung pinaka-importante. Makita yung Panginoon sa buhay natin. Yung pinaka-challenging. Di ba? So, kung mapapansin nila na linggo-linggo, nag-aaway-away tayo. Linggo-linggo, nagsisigawan tayo. Linggo-linggo, nakasibangot tayo. Linggo-linggo, hindi tayo nagpapansinan. Di ba? Eh, hindi na sila babalik. Tama po ba yun? So, importante yung mag-bear witness tayo sa Panginoon. Yan. Tsaka dapat, tandaan nyo, ang pagiging simbahan, hindi tayo plastic na bagay nakangiti tayo pero kumbaga we don't like the person, parang ano, kumbaga dapat ang magmanifest yung pag-ibig ng Diyos. Well, may tao magugustuhan mo, may tao hindi, normal lang yun, pero dapat sa ang gamitin mong mata, yung mata ni Kristo, pantay-pantay ang tingin mo sa kanila. Okay, walang mahirap, walang mayaman, walang Republican, walang Democrat, walang vaccinated, hindi vaccinated, walang maputi, walang maitim,
kulot o natambuhok. Mga lahat 'yan pantay-pantay ang tingin mo. Kay Bisaya pa 'yan, from Bisaya, from Luzon, parehas Pilipino 'yan. Diba? Kumbaga pantay-pantay. Kumbaga we bear witness to the kingdom of God. Okay, kayo, paano niyo papakita in practical living, no? Yung pagbe-bear witness sa Panginoon. Paano nila masasabi na ito, Kristiyano to? Ano yung most obvious na pwede niyong gawin sa buhay niyo ngayon, halimbawa? Ay, Pastor, yung become a listener than a talker. Yes, maganda rin yun. Maganda yun. Yeah. Actually, lalo na ngayon. Madaming ngayon na mga tao na nagsasuffer sa anxiety, ayun, mentally unhealthy kasi nga because of pandemic, na lockdown, whatever. Iba naman, dumadanas ng sobrang kalungkutan. And being a listener is a gift, actually. Diba? Kasi kami mga lalaki, kailan ba kaming huling nakinig sa asawa namin? Lalo na sinabi mo, oh, gasa man yung pinggan. The after 2 hours, di pa nagagawa eh. Kasi parang di pala nakikinig eh, no? So, ayan, move on tayo. Okay. Makikibasa po si Sir Lenlen. The church is a historical reality that organizes itself in culturally conditioned forms, exists both as local congregations and as a universal body, and also sets apart persons called of God for specific ministries. God calls the church to live under his rule in anticipation of the consummation at the coming of our Lord Jesus Christ. Okay. So one body tayo, meron tayong kanya-kanyang role. Alam niyo po, nung tinawag ako magpastor dito sa Amerika, specific yung panawagan sa akin ng Panginoon. I'll be pastoring a Filipino church. No. So nung nagkaroon ako ng nag-leave of absence ako from New Hope. That was the time na lumipat na sila from Envision kasi nag-leave ako noon sa Envision pa. Lumipat sila sa bagong bahay sa may North Hollywood. And then, in North Hollywood kasi, ang dating nangungunang church doon ay English congregation. So, they assume the position being the lead church, they become an English congregation. Parang ganun. So, nung napaisip ako noon, sabi ko, paano ko babalik dito? Kasi hindi naman ako tinawag to pastor an English congregation, a Filipino congregation. So, nung inopen sa akin yung door papuntang LA, nung in-invite ako, naalala ko nung January, no, 2020, to preach. That time, nag-declare naman na magiging English congregation na yung ano, LA Filipino Church of the Nazarene. Sabi ko, patay. Sabi ko, mukhang nagudil ako dito kasi magiging English congregation. Ewan ko, naalala ng board no, na nung in-interview nila ako noon, sabi ko, I can pastor only a Filipino congregation. No? Tapos, eventually, yun nga, they agreed and we go back doon sa ating dating pangalan sa LA First Filipino Church of the Nazarene. Tapos, and then we declare, binago ko na, nag-report ako nung isang araw, sinamit yung report ko from English. Kasi nakalagay doon, first language, nakalagay English. Ginawa ko, first language, Filipino, second language, ang English. No? Kasi that's what we are. No? And then, that's who we are, parang ganun. Ang napansin ko kasi, sa lahat ng na-preachan ko ng mga Filipino churches, isang bagay na pansin ko, lahat sila English church, no? Lahat sila English yung preaching, lahat sila ano, pero preaching lang. After ng service, everyone 99.99% speaks Filipino. Wala nag-English. 'Di ba? Kasi 90% to 98% probably
are foreign born. Ibig sabihin, born sa Pilipinas. Sige, tingnan nyo lahat ng lineup natin. Sino ba yung pinanganak dito? Wala naman. Lahat tayo galing ng Pilipinas. So, bating dito, malaki na. Solid mag-Tagalog. At in fact, di naman Tagalog salita natin. Ang salita natin ay Taglish. Na-realize ko, bilang isang denomination, siniserve niya na yung purpose. Kasi meron tayong almost 3 million members ng Church of the Nazarene all around the world. At siniserve niya yung purpose na pagsilbihan bawat ethnicity. Kung mapapansin nyo, doon sa LA, meron tayong English, Korean, Spanish, saka Pilipino. I remember we were invited na maging part ng English congregation, no? Kasi ganito yan. Kung English, nagbebenta sila ng hamburger. Halimbawa, yung Korean, kimchi. Halimbawa, yung Spanish, tacos. Tayo naman, sisig. Parang ganun. Particularly, ang mga tao, ganun din. Pagpupunta ng church, kakain sila ng English. Sa English, burger. Diba? Spanish, tacos. Sa atin, sisig. Ito ang problema ng mga Pinoy. Pwede siyang kumain ng tacos. Pwede siyang kumain ng sisig. Pwede siyang kumain ng burger. Diba? So, sinasabi dito, no, the church is a historical reality that organizes itself in culturally. Okay? So, ibig sabihin, we can serve people, no, na outside our culture. But the truth of the matter, it's very hard for us to be in one place. Sige, subukan mo. Pagsabahin natin yung Church of the Nazarene, Korean and Filipino. Una, hindi magkakaintindihan. Pangalawa, magkaiba na ugali, attitude, magkaiba ng, alam yun. Kumbaga, in a sense, ang Pinoy, pagod na mag-English yan, Monday to Friday. Pagdating ba naman ng Sunday, mag-English pa rin ako. Eh, gusto ko naman yung salita ko, di ba? And yun lang, I can't be a person na hindi ako, parang ganun. Sabi dito, conditioned forms exist both as local congregation and as a universal body. Ngayon, ang tawag sa atin, LA Philnas, local congregation tayo. No, ang universal body natin, yung pagiging Kristiyano natin lahat. No, tayong lahat mga Protestante. In fact, kasama rin siya ng mga Katoliko. No? Pero, we need to understand na specifically, we are called for a certain group. And we need to serve that group. No? At kumbaga, dapat alam natin kung saan tayo tinawag para hindi magulo. Kasi imagine nyo, kung nagbebenta yung English congregation ng burger, and then magde-decide ko ako, ayoko na ng sisig, burger na rin ang bebenta ko. Una-una, malilito yung tao. Di ba? Kasi, kakainin natin yung market nila. Actually, makakain natin yung market nila pero yung market natin hindi nila makakain. Parang ganun. So, magkakaroon ng kalituhan. No? Importante na kung saan tayo tinawag, dun tayo maging faithful. Sabi dito, and also sets apart persons called of God for specific ministries. So, specifically, we are called, no, to this kind of ministry. No, I remember there was a time na nagkaroon kami ng merging with the Peruvians. Oh, yeah. What happened is, yung mga Peruvians, they talk among themselves. Yung mga Pinoy, they talk among themselves. So, hindi nag-click. Naalala niyo yan, Tita Amy? Di ba? Nagkaroon tayo ng mga Peruvians. Hindi nag-click. Hindi nag-click. Di ba? So, kumbaga, Pinoy is Pinoy. Alam niyo yan? Yeah. Kumbaga, magkipag-hi, hello, kwentuhan ng konti, pero hindi tayo in-depth. Ang hirap mag-disciple ng hindi kapwa Pinoy. Na-imagine nyo ba yun? Tama. Isang, bawa, si Tita LB, 40-year-old, and then going to another 40-year-old na white or black or Hispanic or Korean. No? Medyo mahirap eh. Kasi, una, barrier agad. Minsan, gusto mong madami kang explain sa Bible, pero ang hirap minsan eh. Kasi, ano yan? Unlike nung may puso sa puso, na
na si-share nyo. Specifically, we are called for specific ministries. Now, God calls the church to live under His rule in anticipation of the consummation at the coming of our Lord Jesus Christ. Sabi dito, tinatawag tayo maging faithful sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ngayon, sa ating pagwawakas, no? Eh, ito yung mga verses, no? Na binasihan nila yung ano. Pero ano yung mga kumbaga take away natin dito, no? Na pwede nating masabi na ganun pala ako tinawag ng Diyos bilang maging parte ng isang simbahan para mas magamit niya, no? Nang mas epektibo. Kasi kung mas marami tayo sabay-sabay gagalaw, mas malaki magagawa natin. 'Di ba? Sabi ng mayor niyo, o sige, gumawa ka nga ng tulay, mag-isa ka lang. Mamahirap 'yun. 'Di ba? Pero kung sama-sama tayo, mas madali. Ganun tayo tinatawag ng Diyos. Sabi ng Diyos, gawin niyo nga tong isang proyekto na 'to, sama-sama kayo para may pamalas niyo yung pagmamahal niyo sa isa't isa at pagmamahal niyo sa akin. 'Di ba? Kayo, anong masasabi niyo doon as we end, no? Ito yung mga verses nila natin mababasa, wala na tayong oras. Take away. Let's start with kanin tayo mag-start. Sister LV. Naka-mute po kay Tita. Siguro po yung nakikita ko ngayon ng ang malaking difference ng isang believer sa yung nakikita natin, yung sincerity. Yung katulad po na kahit na maliit lang po yung ministry na ibinigay sa iyo. Katulad nga po ng sinabi niyo kanina. If you do it with sincerity at saka yung pagmamahal mo sa Panginoon, it's parang ang laki ng impact. Amen. So wag po nating walang yung ating ginagawa sa plano na po ngayon sa Panginoon. Kahit na maliit lamang po yan, napakalaki po bagay na impact sa ibang tao o sa church natin. Amen. Bilang isang church. Meron ba akong confession to make? I'll be honest, no? If I will be asked, okay na sa akin yung numero pag Sunday. I'll just be honest, no? Kasi masaya na ako dahil kilala ko lahat. Kaya ko ma-monitor lahat. Hindi naman ganun kadami. Hindi naman ganun kakonti. Baga, tama lang. At walang gulo. Di ba? Kasi minsan I'm just being honest, no? Pero syempre hindi yan ideal. Baga kasi nadanasan ko na madaming tao pero ang gulo naman. Ang gulo eh. Kumbaga away si ganito si ganyan. Wala kang ginagawa kundi taga-awat ka, parang ganoon. Pero ito na siguro sa buhay ministeryo ko pinakatahimik ko. Pinakatahimik kong ministry, no? Kumbaga, I always look forward. May excitement ako pag pupunta ako ng Sunday. Ganun. And kumbaga, lahat talaga kilala ko. No? At in a sense, sabi ko, Lord, okay na ako dito. Kumbaga, may time pa nga sabi ko, okay na ako, Lord, kahit di mo dagdagan. Effective naman lahat. Tumatakbo lahat, gumagana lahat. Pero sa totoo lang, comfort zone yun eh. Tinawag tayo ng Panginoon. Eh ba siya, sinabi niya ba, o sige, papakamatay ako, pero ano, huwag niyo ako masyadong sasaktan, ha? Konti lang, ha? At huwag niyo akong lalagyan ng tinik sa ulo. At kumbaga may mga ano, no? May mga request. No? Hindi naman ganun yung ministry. No? Time will come, the Lord will put people at wala kang magagawa doon. No? Pero sa akin, to be honest, kumbaga, mababaw lang kaligayahan ko eh. Pero, kung maglalagay ng Diyos ng tao, so be it. Kaya nga nire-ready natin yung mga workers and leaders sa pagdami ng tao. Kung ganyan lang yung numero, okay lang kasi happy naman ako dyan, di ba? Parang ganun. Pero sa totoo lang, hindi naman ito patungkol sa kung anong gusto natin eh, di ba?
Patungkol to sa gusto ng Diyos. Hindi naman yung kapritso lang natin na ah, gusto mo konti? Di konti lang. Hindi naman ganun yung Lord na mag-aggressive. Ah, gusto mo ba konti? Konti lang. O ikaw, gusto mo madami? Dadagdagan kita. Hindi ganun eh. Kumbaga, alam ng Diyos kung karapat dapat na magkarga ng tao sa'yo. Alam ng Diyos na, oh, teka, di ko muna kita kakargahan. Kasi alam niya na, okay, effective to ministry na to. Magkakarga ako ng tao kasi madami yung mababorn again. No? May mga simbahan na hindi nakakargahan ng Diyos kasi alam niya, pag pinapasok niya yung tao doon, mapupunta sa, alam niyo yun, sa hindi maganda. So, kumbaga, depende sa puso mo eh, kung paano ka magkakarga sa Diyos. Kaya tama yung sinasabi ni Sister Elvie. Maliit, malaki yung ministry mo. Maliit, malaki yung simbahan mo. Diba? Importante, tinitignan ng Diyos yung puso mo eh, yung pagsunod mo eh. Diba? Kahit maliit na taga ano ka lang, taga topi ka lang halimbawa ng bulletin or nagdidinis ka ng garbage or whatever, sabi mo na pinakamababa yun, which is hindi naman totoo. Pero sa totoo lang, ang Diyos nakatingin sa puso mo. Kung gaano ba kagalak yung puso mo pag naglilingkod ka sa Kanya. Diba? At yun, pag na-i-transfer natin sa iba, sigurado, may kalalagyan no, yung simbahan natin. Diba? How about the others? Okay na kay Tita? At Tita LV, meron pa kayo dadagdag? Yun po ano, yung ngayon po kasi I really feel na para pong connect, yung you feel the love, you feel connected. Mm-hmm. Yung parang, yung iba po yung feeling eh, ibang parang magkakapatid, we are united para pong gaang eh, no? Opo, ang gaan po ng pakiramdam pag Sunday, excited ka, kahit na mabuhat mo lang yung, mabuhat ka nito, magdadala, parang wala, parang napakagaan po. Lahat kami magkakasama tayo, nagkakaintindihan, nagkakaisa, yun po yung pinaka-importante because nandun po yung pag-ibig ni Kristo. Yeah. Yun ang ibig ko sabihin talaga. Sige po, Tita Fe. Hindi, sabi ko lang, Pastor, yun ang ibig ko sabihin. Mm-hmm. Yung hindi mo ma-explain yung joy mo inside, you know, pagka galing ka sa church, yung nag-fellowship ka, narinig mo yung word of God. Mm-hmm. There is a joy na makes, gives you a very buoyant spirit, you know, and happy ka talaga. Mm-hmm. Na hindi mo maisip ang problema mo. Mm-hmm. Papaibabaw yung joy mo over your problems or whatever it is. Mm-hmm. Because of the joy that you experience in church, you know. Yeah. Minsan yung mga kaibigan natin, ako minsan yung kumagana ko, hindi nila naintindihan ba't lagi ako nasa church. No? Pero sa totoo lang, pag nasa church ako, magaang yung ano eh, pakiramdam ko eh. Magaang yung ano ko eh, masaya ako eh. Alam niyo yun, hindi dahil sa bidabida ko, ano, pero yun talaga eh. Nararamdaman ko yung Panginoon eh. Kumbaga, para bang na... It's the joy of the Lord. Yeah, the joy of the Lord, na-release yung burden mo eh. Di ba? Mm-hmm. Di ba? So, So, napaka-importante ng church. Di ba? So, kaya sa panahon ng pandemic, madami naka-realize nga na ako, importante pala ang simbahan. Kaya pagkatapos ng pandemic, sigurado, dudumog na yung mga tao. How about the others? Any takeaway? Kayo po, Sister Pepot. Anong takeaway ninyo? Nakamute po kayo, Sister Pepot. Ay, naka hindi po ata nakasaksak yung inyong ano, yung inyong yung sa tenga. Tanggalin niyo muna po yung sa i-unplug niyo muna po. Oh, hello. Ayan. Okay na po. Okay na? Apo, okay na po.
Saya, okay. Sa akin naman, Pastor, masarap mag, masarap, para bang you are always looking forward to Sunday. Kasi makikita mo na naman yung mga, yung worship natin, lalo kung ang kanta natin eh, yung talagang alam mo. Mm-hmm. Diba? Pagka alam mo ang kanta, talagang mapifeel mo yung presence eh. Mm-hmm. Kasi dahil nakaka-relate ka dun sa kanta, makaka-worship ka ng talagang with sincerity kasi napifeel mo siya. Tapos yung maririnig mo pa yung word of God, yung message nyo, ganyan. Mm-hmm. Tapos yung fellowship natin after, yun masarap na para makayos yung maghiwalay. Papaalam kayo, kaya, tapos ilipat na kayo ng pwesto, papaalam ulit. Tapos ilipat lang ng pwesto. Ang hirap maghiwalay. Kasi once a week lang nakikita eh. Yan. Kaya nga, Pastor, nakakamiss yung Wednesday dati namin nila, Pastor Bert. Oo. Wednesday Bible study namin. Bago kami ano, may kainan muna. Hinihintay namin yung ano pagkain kaya natin ngayon. Pag wala cookies lang. Yung mga ganyan. Pero ang sarap ng sharing. Yung mga sharing ang maganda dun eh. Yeah. Yun ang nakakamiss. Hopefully, may balik natin yan after ng pandemic. Yeah. How about you, Sister Amy? Any takeaway? Para sa akin, talagang nami-miss ko talaga yung magkaroon talaga ng virtual church talaga. Kasi ang tagal din na puro online lang, ganyan. At saka ang desire ko talaga sa heart ko na maging useful sa church. Parang sana may bigay sa akin na role ng Panginoon. Paano makakatulong sa church in a way of kahit maliit na ministry lang. Or, yun ang desire ng heart. Amen. Kaya pag Sunday, parang excited akong pumunta. Ganyan. Sabi ko na, uy, alika na. No oras na. Agan nyo nga lagi. Agan nyo po eh. Yun yung ano ko, talagang may joy. May maano sa puso na pumunta ko sa church pag worship. Yeah. Yung Diyos lang ang nakapagbigay ng ganun eh. No? Yeah. How about you, Tita Faye? Yung sinabi ni Sister Amy, ganun din ako, Pastor. Masaya. Masaya po. Sana makita namin kayo sa Sunday na po. how about you, Sister, Sister Lenlen? Nakamute po kayo. Nakamute po kayo. Nalipat ako sa malayo na. So, hindi na ako... Yung pag umuwi ako, pagod na ako. Nag-adjust pa ako eh. Pero, yung sa ganitong katulad ko, no, malalayo na din sa area ng LA. Kung magkakaroon ng Wednesday na ano, at least naka-zoom pa rin yung, partly naka-zoom pa rin yung para makapag-attend kami. Oo, pwede naman yan. Isa pa, Pastor, no? Tapos ka na, Sister Lenlen? Tapos ka na, Sister Lenlen? Isa pang napapansin ko, Pastor, na-experience ko yung freedom of the spirit or freedom in the spirit. Mm-hmm. Tingnan mo, impress ako sa iyo, no? To God be the glory. Mm-hmm. Di ba, kinausapan kita privately. Sabi ko, bakit ko kaya nagawa? Yun kasi I feel the freedom in the spirit talaga, Pastor. Amen. Tapos ako isang tao, pagka nakikita ko ang isang maganda, talagang i-express ko yan, Pastor. Mm-hmm. So, hindi ko itip sa sarili ko. Amen. Lalo na nasanay ako sa school na ano yung nag-i-evaluate ako, sinasabi ko ang mabuti na side, yung hindi maganda. Yung nasanay ako niyan, tapos mas lalo na sa work of the Lord. Ina-appreciate natin ang nakikita ng maganda na binibless ng Diyos, ina-anoint ng Diyos, you know? Tapos you are able to learn and it helps you grow higher, you know? Bigger and deeper, like that. Hindi ba?
you cannot help but express the beauty and the blessing that you receive. Eh, tapos, talagang masasabi ko, bottom line, I feel the freedom in the spirit. Amen. Kaya, nagsasabi ako talaga, pagka nakikita ko maganda, I have to say it. Mm-hmm. And that is one way maybe of appreciating what God has allowed or what God has given to the church through His people, His workers. Mm-hmm. Actually, nung expressing it. Nung ano po, isa pong bagay pa na kumbaga nagdadalawang isip ako na pumunta sa LA kasi una, malayo sa akin. Pangalawa, wala akong kilala. Diba? Kilala ko lang sina Sister LB lang, si Pastor Bert. Yeah, si Sister Pepot, yun lang kilala ko. Tapos, tapos ang bigat-bigat agad ng role, ako yung magli-lead. So parang, kumbaga, parang ano eh, no? Parang yung deal, ayawan na, ang hirap naman nito, parang gano'n. No? And in-expect ko, madaming magiging problema, no? Kasi, alam ko mag-a-adjust yung mga tao. Pero for some reason, at ito'y pinapasalamat ko talaga sa Panginoon, no? Eh, sa totoo lang, wala naman akong naging problema. Wala naman dumating ako dyan. Wala naman akong, kumbaga, yung in-expect ko, mali. Kumbaga, mali in-expect ko. Opo. Pero Pastor, natatandaan nyo nung in-interview namin kayo, yung board. Welcome na welcome agad kayo nung buong board. Yeah. In-embrace agad kayo. Oh, hindi ko naman kilala yung board. Ang kilala ko lang kayo lang, di ba? So, hindi ko naman pero kita niya na-embrace agad kayo. Oh, kasi ano yan eh. Pag inadya ng Panginoon, hindi natin minanipulate, eh talagang meron siya. Makakagalaw siya. Kasi pag tayong gumagalaw, mahirap mag-move. Pero pag siya ang gumagalaw, inahayaan lang natin. Sige, Lord, ikaw mag-orchestrate. Diba? Kung ano yung mga nangyari, naka-pull out tayo ng MCB, naka-save tayo ng pera, nag-increase yung profit natin, in a sense, no? Yung margin natin, na nagkaroon tayo ng maraming project and everything. So, kumbaga, nakagalaw tayo na nakagalaw kasi nayaan natin yung Holy Spirit. Kumbaga, At saka, Pastor, in addition to that, right? Lahat ay walang black sheep, Pastor. Matatandaan mo yung sinabi ko. Lahat ng nandito ay mga mababae. White sheep pala. White sheep pala. Mabait lahat. Wala bang ano? So, ako malaking pasasalamat ko yan na ano. Kasi minsan, kahit naman maganda yung hangarin mo, pero kapag meron naman humaharang ng humaharang, parang ganun. So, wala rin mangyayari, kumbaga. Pero sa simula nung dumating ako dyan noong Marso, nakaraang taon, nag-in-install ako ni Pastor Greg noong November 1, eh, wala naman akong angal na masasabi ko na ano, wala akong na-experience na, kumbaga, eh, parang napaiyak ako. Ano. Actually, na-enjoy ko pa nga eh. Kumbaga, parang at hindi ko nga na-expect kasi dati umaatin lang. Ako lang eh. Wala yung pamilya ko eh. Kasi, nananansya sila eh kung pupunta sila o hindi. Kasi wala rin nga silang kilala eh. So, sabi ko naman, maghahati pa yata kami. Eh. Yung pamilya ko mapupunta sa New Hope. Ako yung pamilya ko may iwan sa New Hope. Tapos ako na doon sa LA. Pero hindi, no? Nangusap din yung Panginoon sa puso nila. Pumunta rin sila doon. Tapos ngayon, nakita ko, nagsisilbi pa sila. So, masaya na. Yeah, I know. Diba? Tapos dati, iniisip ko noon, eto eh, syempre, pang sarili ko na ano to, na diskarte. Ah, alam ko na. Lahat na meron impluensya ako sa mga tao, dadaling ko lahat sa LA. Pero sabi ng Panginoon, wag mong gawin yan. Ano? Kumbaga, ayaan mong ako magdala ng tao, hindi ikaw. So, amen. Hanggang ngayon, may mga itinanim ako, mga dati kong simbahan sa AO1, tapos sa New Hope, nandun pa rin sila lahat. Nandun pa rin yung ano. Kumbaga, ayaan natin sila lumago kung saan sila lalago. In a sense, nagdala yung Panginoon. Hindi ko nga makilala yung mga dumarating sa atin na ano, hindi ko sila makilala. Except for Sister Amy at saka Brother Alvin. The rest, hindi ko nakilala eh. So sabi ko, iba talaga pag hinayaan mo lang ang Panginoon. Yeah, so tuloy-tuloy lang natin. Hayaan natin siyang, siya yung boss, hindi tayo. Sumusunod lang tayo sa kanya. Diba? So, Pastor, ako may share ako. Sige pa.
Alam mo, nung Sunday, tumatuwa ako sa praise and worship natin. Kasi lalo na nung kinakanta natin yung My Redeemer Lives. Kasi nakikita ko si pagka humihina ang boses ni Pastora, ang gagawin ni Conrad, hahapak niya yung kanyang lalakasan niya. Kung titingnan niya si Pastora, para ba sinasabi niya, oh, humihina, kabigla tataas na naman yung boses niya. Yung nagkakaroon sila ng coordination, tuwa-tuwa ako, parang ewan ko, nakaramdam ako ng joining time na yun. Kasi nakikita ko yung coordination nilang mag-asawa na hindi sila nag-uusap pero nag-uusap sila through the instrument at saka through the eyes. Yan. Kaya tumutuwa ako. Sinabi ko sa kanila yun eh. Yeah. Sabi ko na-bless ako sa inyo kanina. Yeah. Tsaka nakita natin, hindi naman kailangan pala na full band. Oo, pwede naman palang ano. Kasi parehas na, nabibless ka rin naman. Hindi, maski pastor nung umaattend kami ni Elvis sa AO1, sabi ko, ang ganda ng boses nitong si pastor. Sabi ko, gusto nga. Silang mag-asawa eh. So nakatuwa. Yun yung ano natin, pag nagpagamit lang tayo, hinayaan natin maging church tayo para sa Panginoon, hindi yung magiging parang, kami yung the best church there is. Kasi pagka may pride na, ayaw ng Panginoon ng ganun, gusto nga siya yung nag-glorify. Diba? Kaya tayo nga, sabi natin, walang bida-bida, ang bida lang dito si Jesus, diba? Sabi nga ni Pastor Bert, diba? So dapat i-continue natin yun. Lahat. So natin yung mag-aang lang, wala naman nag-aaway, lahat magkakasundo, lahat masaya, chill lang, wala namang nagbibenta ng wala namang kumbaga nanloloko ng pera, wala namang nag-aaway na magkapitbahay o ano, kumbaga in a sense na-enjoy nila yung essence talaga ng simbahan, no? Kaya sila pumupunta. Ayun. Amen. Lahat nakapagano na, nakapag-share na, manalangin na tayo. Ayan, so reminder lang, no, na patuloy tayong maging simbahan para sa Panginoon. Hindi yung building, hindi yung Third and Vermont, hindi yung Wiley Chapel na simbahan, no, kundi tayo bilang simbahan. At saka huwag kalimutan, no, simula na ulit tayong mag-imbita dahil pwede na naman. Malawag na yung simbahan natin. Tanggal na yung mga, di ba, tanggal na yung mga caution na tulay nila doon. So, ibig sabihin, we're back in business. Lahat to ibigay na natin sa Diyos. Minsan na lang tayo, no? Malapit na tayong lahat na kunin ng Panginoon. Hindi naman tayo mabubuhay na for another 50 years. More or less, lahat tayo kumbaga yung remaining na lakas natin, itodo-pato bigyan na natin sa Diyos. Amen. O sige, manalangin tayo. Sino ba ang ano kanina? Si Sister Elvie nang pag-close natin. Si Sister Elvie, kayo na po mag-close. Kasi naka-mode na kayo ng prayer. Salamat po. Salamat po, O Diyos, sa napaka-sayang gabing ito, O Diyos. Salamat po sa aming pag-aaral. Salamat po, ikaw ay buhay sa amin, O Diyos, at ikaw ay nakikita sa amin. Salamat po sa mga binigyan niyo sa aming mga ministry, O Diyos, lalo na po sa aming pastor na patuloy po na dinilit niyo siya to guide us, Lord, to shepherd us, Lord. Salamat po sa buhay niya. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. I-enlarge niyo po yung vision niya, Panginoon. Strengthen him, Lord, at saka po yung bigyan niyo po siya ng magandang pangangatawan palagi, O Diyos. At salamat din po sa aming mga kaklase, O Diyos, na patuloy po na nakikinig at nagiging obedient po para sa inyong mga salita, O Diyos. Gagamitin niyo nga po kami sa araw-araw, lalong-lalo na po sa komunidad upang to win souls, Lord God, in the community. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Humble us, O Lord God. Give us the spirit, O Lord God. Give us the joy to serve you and to share your words to others, O God. That you may be glorified, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa aming iglesia, sa bawat isa, O Diyos. Salamat din po sa aming pagkakaisa. Kayo po nawa ang palaging maitanghal sa aming mga buhay, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming pong pagtulog, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng maginhawang pagtulog ngayong gabi, Panginoon. At kayo pa rin po ang aming pupurihin at pasasalamatan. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa gabing ito at dalhin niyo po kami sa Linggo. Sa iglesia, Panginoon, upang kami magpuri
at magkaisa at ang yung pag-ibig ang siyang maghari sa aming mga buhay. Salamat po sa pag-gabing ito. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Galing okay, na Tagalog. Don't forget, tomorrow, prayer breakfast, 10 o'clock, 10 to 11. Same channel pa rin. Click nyo lang yan. Tita Fe, magpakita po kayo. Magpicture tayo. Nakakasira ako ng picture kasi pastor eh. Bakit nila ako isali. Apo, okay, smile. 1, 2, 3, smile. Okay. Good night, guys. Good night. Sa another nice Happy God weekend. Bless. God bless. Bye.